In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it not completely comprehensible? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and purity, becoming impure was by eating certain animals. Magandang gabi sa inyo lahat dyan ng mga tagapakinig sa Facebook page sa ating Defenders of Faith. Yan. Ito po ay may dalawang manok na naman tayo na magsasabong sa isang paksa na pag-uusapan ngayong gabi. Wala nang intro-intro, babasahin na po natin ang topic nila na pag-uusapan. Patutunayan ko na Judaism ang tunay na relihiyon batay sa Biblia at referensya. Ang affirmative po dito ay si Brother Cyrus ng Judaism at ang negative side naman po ay si Fernando Camacho ng SDA. Ngayon po, ang time na gagamitin po nila ay 15 minutes. Presentation po yan, both side. Pati po yung rebuttal stand, 15 minutes po yan. At 10 minutes naman po ang cross-examination at 5 minutes naman po, both side, conclusion po nila yun. Dito po ay meron po tayong sinusunod na rules. Babasahin po natin ang rules para din po dun sa hindi nakakaalam sa ating comment section. Ito po ang ating rule. Rule number one, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 segundo. Rule number two, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical bago ng 20 segundo. At ang moderator at ang admin nagbabantay ng 20 segundo. Rule number three, kung walang sagot sa categorical, next question ka agad. Walang paliwanagan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative at negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Rule number 6, ang debater na makatatanggap ng tatlong warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng isang minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng isang minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Rule number 7, out of the topic are not accepted. 8, no side comment. 9, no unprofessional attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, moderator's decision is always final. Rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Mic test po tayo sa ano sa ating dalawang debatista, kapatid na Cyrus, test mic po kayo. At sang-ayon po ba kayo sa paksa na pag-uusapan ninyo? Sumasang-ayon po ako. Okay, yes, po, sa panic. Ang negative ay nag-agree, sumasang-ayon po. Okay po, dyan po natin binubuksan ang debating ito. 15 minuto po para sa iyo, kapatid na Cyrus. Start now. Kapayapaan po ang sumaing nyo. Shalom alaikum ko. Kukunin ko po itong pagkakataon na ito upang maipahayag ko po ang aking paniniwala o aming paniniwala tungkol sa aming relihiyon. Pero bago po yun, pinapaunawa ko lang po, kami po ay hindi Orthodox Judaism. Na po, kami ay Christian na po, na tinatawag na under po na sekta ng Judaism. Ilan po sa akin mga talata ay ginagamit din po ng mga Christian, gagamit ka dahil ako po ay kami naniniwala nga sa Messiah. Apo, Acts chapter 11 verse 26, sabi po roon, and we have found him and he brought to Antioch. Acts 11:26. And when he found him, he brought him to Antioch for a whole year, and they met him with the church and taught a large number of people, and it was in the Antioch that the disciples were first called Christians. So dito po sa talata na ito, yung mga disciples po ay tinawag na Christians. Acts 26:28. And Agrippa said to Paul,
you will soon persuade me to play the Christian, no? Parang sinasabi rito, gusto mo ba ako maging Kristiyano? Acts 26:28. So ipinakita po pala rito na tinatawag din talaga sila na Christians, yung mga, especially mga apostles nga, o yung mga disciples na tinatawag. At pinapakita ko rin po dito sa talata po sa Acts 24 verse 5. Sabi po sa Acts 24 verse 5, sabi po rito, we found this man to be the past, to be a past pest, no? He creates dissension among all the Jews all over the world as a ringleader of the sect of Nazarene, no? Acts 24 verse 5 po. Siya daw po ay ringleader of the sect of Nazarene. Si Paul po yung kausap dito, na siya po yung pinaka-leader ng sektang Nazarene. Kung papasinin po ninyo, ang Messiah po ay tinatawag na Jesus of Nazarene or Yeshua of Nazarene. Ibig sabihin, itong isang propeta na ito ay nanggaling sa Nazarene. Saan po natin yung mabasa? Pwede nyo po i-chat down, pero ito po yung napakaraming talata. Ay papasadahan ko lamang po. Ito, ayon po sa Matthew 21 verse 11, Matthew 26 verse 71, Mark 1:24, Mark 10:47, Mark 14:67, Mark 16:6, Luke 24:19, Luke 18:37, John 1:45. Yun po yung mga talata na sa Messiah pala ay tinatawag na Jesus of Nazarene or tinatawag na Nazarene, o kumbaga siya ay cut the time muna tayo kasi nawala po yung signal ng ano ng ni Cyrus. Habang naghihintay siguro tayo. Ayan na, ayan na, ayan na. Sige po, tuloy niyo po kapatid ni Cyrus. Pagpamanin po na sige po, tuloy niyo po yung signal. Baka po yung aral. Sige po, tuloy ko po. Hebrews 10:26 po, sabi po rito, bilang mga Hudyo po kasi, kami po ay naniniwala, bilang Kristiyano, kami po ay naniniwala rin sa kautusan, at ang kautusan ay dapat pa rin talagang sundin. Ano po pinagkaiba namin sa Kristiyan? Ano ba Kristiyan sinasabi nga? By faith alone, no? We believe na tama naman talaga na pananampalataya, pero kailangan pa rin talagang sumunod sa kautusan. Ano po bang stand namin tungkol sa kautusan? Basahin po natin sa Hebrews chapter 10 verse 26. If we sin deliberately after the knowledge of the truth, there no longer remains sacrifice for sin, but a fearful prospect of judgment and flaming fire that is going to consume the adversaries. Ipinakita lang po dito na kapag pala tayo ay sinasadya natin yung pagkakasala, tayo ay wala lang natitirang hain sa atin. So bilang mananampalataya pala, hindi pala tayo dapat nabubuhay pa sa kasalanan. Napo, yung sinasadyang kasalanan. Ano po ba yung sinasadyang kasalanan? Alam na natin na mali yung isang bagay, halimbawa ay maglasing, no? At patuloy pa rin tayo naglalasing o binubuhay pa rin natin yung paglalasing na yun. Ibig sabihin, deliberately o sinasadyang pagkakasala. Yun po ang kailangan po nating maiwasan, yung sinasadyang pagkakasala. Ano pang halaga, ikaw ay nanalangin pero sinasadya mo pa rin naman magkasala o mabuhay sa pagkakasala, ay hindi po ito nararapat sa bilang tawagin ng mga Kristiyano o ayon sa sekta ng Nazarene. Okay po. Ano din po sinabi dyan sa may 27? Hebrews 10:27. Anyone who rejects the law of Moses is put to death without pity on the testimony of two or three witnesses. Pinapakita lang po dito sa talata na ito yung law o kaya utusan na tinatawag na din na law of Moses. Na po, kung itong sa law of Moses ay sila ay binibigyan ng kaparusahan dati ng death penalty, how much more kapag tayo ay willfully nilalabag natin yung utusan ng ating Panginoon. Na po, ang utos ng Messiah ay dapat talaga sundin at ang utos ng Panginoon ay dapat sundin. Ayon po sa John 4, ano salin ba ito? Salin po ng American Bible, pang Catholic Bible po ito. Yung American Bible, Revised Edition.
Sige po, tuloy ko rin po, no? Sabi sa John 14:15, na po, if you love me, keep my commandments. At alam naman po talaga natin yan. Kami po ay sumusunod sa kautusan dahil mahal natin ang Panginoon. So, hindi na kailangan pa kaming utusan pa para sumunod sa kautusan. Sabi sa John 15:10, sabi po dyan, if you keep my commandments, you shall be abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Pinakita po rito na kahit pala tayo ay Kristiyano, hindi lang tayo dapat sa pananampalataya lang, no po. Ang nangyayari po kasi ay moron na lang faith, no? Meron akong isang narinig na pastor. Sabi niya, ako ay nabubuhay pa, nagkakasala pa rin. O sinabi niya in a large crowd na para sinasabi niya na okay lang magkasala, yun ay hindi po acceptable. Gaya nga po ng sabi nga po sa Hebrews chapter 10:26, kapag sinasadya mo ang kasalanan, wala na matitirang hain sa atin. Okay po, dadako po ako sa akin main topic. Yung sa po sa religion. Bakit ko po natalakay yun? Dahil ito po ay sekta. Kapag sinabi kasing religion ay o worship, meron silang system of belief, no? Meron sistema. Meron tinatawag na mga branches dahil nga ito nga po yung propesiya. Ito yung nalatag ko na rin nang kami ay nag-usap ni Brother Noel. Na sabi po sa Acts 26 verse 5, sabi po rito, which knew me from the beginning, if they would testify that after the most straitest sect of our religion, I lived a Pharisee. Ang si Apostle Pablo po pala dito, dati siyang ang sekta niya ay sect of Pharisee. Na po. At ina-emphasize ko lang po dito yung talatang yung word na R. No, yung R. Ibig sabihin, pag-aangkin. Ano ba yung sa Strong's Concordance nun? Ito yung naayon sa Strong's na G251. Yung R, ibig sabihin ng transliteration nito ay kometeros, no? Positive, possessive pronoun. Ibig sabihin pala nito ay pag-aangkin. Anong definition niya? No? R or our own, no? Pinakita pala ni Paul o ni ano nga na siya ay ano pala ang religion niya ay Judaism. Pag sinabi kasing religion, no, ano ba ibig sabihin ng religion? At alam naman natin treskia, to reverence a worship of gods and as expressed in ritual acts, religion. Na yung religion po pala dito, ang tanging religion po na mayroong sekta ng Pharisee ay ang Judaism. No? Ang tanging religion na may sektang Pharisee ay Judaism. Wala naman po sekta siguro ang Catholic na Judaism, ang Muslim ay ng Pharisee, ang Islam wala ring Pharisee, no? Ano po ay iba pang religion ay wala ring sekta ng Pharisee. Ano po ba itong mga Pharisee na ito? No, ibigay ko lang po kayo ng konting idea. Ang mga Pharisee po, ito yung mga masugid na tagot-sulod ng mga utos o ng batas, no? Sect of Pharisee. May tinatawag din of sect of Sadducee. Yung mga Sadducee naman ay tinatawag ng mga priest, ng mga pare. Sila yung nasa templo, sila yung naghahandog ng mga offering, na sila yung nakapasok sa Holy of Holy, no po. Yung tinatawag din naman na scribes, no, ito naman yung mga talagang prosigido naman sila talaga sa pagsusali, pagsusulat ng mga kautusan o ng mga ng Torah noon. Meron din pong saling nga po rito na tinatawag na sect of Pharisee, sect of Nazarene nga na tinatawag natin. Ano ba yung Pharisee po na ito? Pharisee daw po ay a member of Jewish religious sect, no po, ayon sa Strong's Concordance na G5330. Pariseos na tinatawag natin dyan. Ano pa po? Sa Galatians 1.13 and 14, nabanggit po dyan yung salitang Judaism. Ang Judaism po yung natatanging religion na mababasa, letra por letra, verbatim na religion ay Judaism. Ano ba yung Judaism? Galatians 1.13 po. Judaism. Ito po yung Yahudaismos tinatawag nga po natin. The Jewish religion. At kung titignan po ninyo, mag-search po kayo sa internet kasi po ang aming batayang Biblia po at iba pang ang Judaism po is one of the oldest religion. No, ito ay oldest monotheistic religion. Maniniwala sa Diyos na po, monotheistic.
At ang religion ng mga Hudyo ay Judaism. At alam naman po natin, ang Bisaya ay Judaism din po ito. Napo. At ang Bisaya rin po ay alam naman natin paano rin mapapatunayan dahil po ang kanyang mga magulang ay naaayon din po o sumusunod sa kapistahan ng mga Hudyo. Napo, ayon po sa Luke chapter 2 verse 41. Ayon po dito, each year or yearly, his parents went to Jerusalem for the feast of Passover, and he was 12 years old. They went up according to the festival's custom. Tapo. Mga ang magulang pala ng Misaya natin ay nag-observe ng feast of Passover. At pagkatapos kasi ng Passover ay feast of unleavened bread. So sila ay tumatagal ng mga ilang araw doon para pag-obserba ng kapistahan ng utos ng Panginoon. Kung sila po ay hindi Judaism, hindi nila i-observe itong mga kapistahan na ito dahil ang tanging religion na nag-observe talaga nito according sa Biblia ay ang relihiyon na Judaism. Napa, ang Misaya rin po ay natagpuan noon sa templo po, no? Ibig sabihin pala pagka may templo ay meron ito yung center of worship sa Jerusalem. At meron dito yung tawag tayong mga sinagoga. Ang tawag sa sinagoga ay ito yung place of worship ng mga mananampalataya noon. Kung papasin po nyo, well, yung minsan kasi nagkakaroon na misinterpretation na yung church daw, ito yung building. Na building sa Bible. Wala pong talata sa Biblia na yung church ay building. Napo, ito ay called out body or ito yung mga mananampalataya. At sila ay nagkitipon-tipon sa sinatawag na sinagoga. Napo, ayon po dito sa may Matthew chapter 4 verse 33. No? At nilibot ni Yeshua or ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga. At pinangaral ang Ebanghelyo na kaharian at nagpapagaling sa lahat ng mga sari-saring sakit at sa lahat ng karamdaman at nasa mga tao. Na po, na pinakita rin nga dito na pala, ang Misaya pala ay talagang sa sinagoga na nangaral. Ano po yung sinagoga po? Strong's G4864, Assemblage of Persons. So doon po nagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. Sa bagay po na ito, napakita po natin yung mga talata po natin na sa ilang talata po sa Biblia, nagbibigay po ng salitang Judaism o ng religion po na ito. Yung religion kasi ay 5 beses lang nabanggit sa Biblia. No? At itong talata na ito ay napatunayan po natin na ito ay relihiyong Judaism. No po? At kung ito po ay mamaliin natin, ito tayo po ay malilis ng landas. So, pakiunawa po ulit, ang religion ko po ay Judaism, ang sekta po ay natawag na sect of Nazarene, tinatawag po na Kristiyano sa panahon po natin ngayon. Na po, at kami po ay naniniwala pa rin sa commandments, na po, sa mga utos. Tandaan po natin, the transgression of the law is sin. Kapag ka merong sin, no, meron kang ano, meron pa rin talagang dapat na sundin na kautusan. Hindi lang po yung tinatawag na ano. Pero take note po, kami po ay naniniwala po sa New Covenant, na po, hindi po sa Old Covenant. Dahil nandyan na nga po ang Misaya. So, ang pag-observe po namin na kautosan ay gaya din po ng pag-observe ng mga Misaya at ng mga apostles sa kasulatan. So, napatunayan po natin na ito po ang Judaism na ito. Ito po, at ito yung lamang ang tanging religion na nakasulat sa Biblia at nababatay sa Biblia. Sa unang panahon hanggang sa panahon ngayon, ito ay mananatili at magpakailan po ito. Judaism po. Salamat po. Sige po, at dyan po nagtatapos ang presentation ni Cyrus ng Judaism. Ngayon ay dadako na tayo sa cross-examination ni kapatid na Fernando Camacho ng SDA. Kapatid na Fernando, okay na po ba ang ating mic? Yes, sir. I'm ready. Okay po. 10 minuto po na para pagtatanong cross-examination. Start now. Okay. My first question. Gusto ko muna puntahan yung salitang Judaism. Ano ho? Ano po ang ibig sabihin, kapatid, ng Judaism? Ang ibig sabihin po ng Judaism ay Jewish religion po ito.
no? At ito po ay paniniwala po ito ng mga Hudyo, no? Ito yung oldest monotheistic religion. At ayon po yan sa mga referensya rin po sa internet din po. Okay. Next question po. Sa inyo po ba practice pa? Kasi nabanggit niyo po yung sumusunod pa kayo sa utos, ano ho? So practice din ho ba sa inyo yung isang bahagi ng utos na pagtutuli or hindi na? Na po, ang topic po namin ay religion, na po, pero sasagutin ko po yung tanong, na po, ito po ay Abrahamic Covenant. At ito ba, iba pong topic yung Abrahamic Covenant. Salamat po. Okay. Doon sa binanggit ninyo, na yung religion ay yung tawag dito, ang tanging may religion na may sekta ay ito pong Judaism, ano ho? At binanggit nyo po yung kay Pablo na doon siya member. Kayo po ba? Doon din po ba member? Saan po? Saan po? Doon sa kinamimemberan ni Pablo, na siyang kinamimemberan din ng ating Panginoon Jesu Kristo, ika nyo? Sect of Nazarene po, o tinatawag ng mga Christian. Kami po ay naniniwala po sa Sect of Nazarene at kami po ay Christian. Doon ka po kami kaanib. Doon sa ano, yung binanggit po ninyo na si Pablo isang Judaism, ano ho? Doon po ba kayo member? Apo, apo. Okay. So, next question ko po. Doon ba sa kinamimemberan nyo na Judaism na kung saan miyembro si Pablo? Ano ho? Yun ho ba ay inalisan ni Pablo o nanatili siya doon sa Judaism na religion? Nanatili po siya sa reliyong Judaism. Ang kanyang inalisan ay ang sektang Parisi o yung pinakamasugid na tagasunod sa kautusan. Siya po ay nanatili sa reliyong Judaism. Ang nabago po sa kanya ay ang kanyang sekta. Okay. Yung po ba na iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 16:18, yung po ba ay Judaism? Ipagpamanhin po ninyo, hindi ko po nilatag ang Matthew 16:18. Okay. Mamaya po, okay. Pwede ko po sabihin. Okay, yes, yes, yes. Okay, question ko po. Sabi po ninyo, si Pablo ay member ng Judaism. Ang kanyang pinag-usig, yung pong iglesia. Ano ho? Kayo po ba ay member doon sa iglesia ang pinag-usig ni Pablo? Opo, opo. Dahil yun po yung panahon po na yun, yun po yung tinatawag na Christian or yung sa sekta nga po, tinatawag na Sect of Nazarene. Christianos, ito po yung inuusig ni Pablo sa panahon po na yon. At alam naman po natin na ilatag ko po kanina na siya po ay nasa sekta na ng Sect of Nazarene, no? At ito yung po tinatawag na Christianos or Christian. Okay. So, alam ko po, ibig sabihin, member kayo ng Judaism na umusig din sa kinamimemberan ninyong iglesia na itinayo ni Kristo. Ganun po ba ibig mo sabihin? Apo, isang religion po sila, no po, at meron dalawang sekta na pinag-uusapan po dyan, yung Sect of Nazarene at yung Sect of Parisi. Na ang inilisa po ni Pablo ay yung Sect of Parisi at siya po ay napunta sa Sect of Nazarene. Kaya tinawag po siyang ringleader of the Sect of Nazarene. Okay. Ang pinag-uusapan po natin ay yung relihiyong Judaism. Ano ho? Yung kinaaniban ni Pablo ay Judaismo. Ano ho? Walang sinasabi roon na sekta doon sa talata ng 26:5 yata yun. Ano? Tapos ang inusig niya, Acts 26. 26, 25. 26, 5, ano?
24-5 po. Oo. Ang binabanggit dito, yung sekta, yung sekta ng mga pareseyo, pero hindi yung pagiging judaismo. Okay? So, ang tanong ko dito, kapatid, okay, saan kayo member? Sa judaismo o doon sa sekta ng mga pareseyo? Sa judaism po, na po sa sekta po ng Nazarene, na po, or tinatawag na Christian. Okay. So, next question ko po. Yung po bang salitang relihiyon na ang tawag dito, Treskiya. Ano ho? Yan din yung po'y tumutukoy sa gawain ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Yan din po ba ang gawain ng relihiyon ni Apostol Pablo doon sa Judaismo? Opo, ito rin po yung gawain nila. Gaya nga po ng aking nasabi, mayroon mga kapistahan ng Judaismo na ginadana pa rin ng mga Kristiyano na naniniwala sa kanilang relihiyon pa rin. Yun po ay tinatawag na Passover. No? Yung isang Passover kasi nyo, yung feast ng Passover, ay naaayon pa rin po yun sa relihiyon na Judaismo. Okay. Next question, saan po ninyo nabasa sa Biblia na si Pablo, nang siya maging Kristiyano, ay member pa rin siya ng relihiyon Judaismo? Ito po, sa Acts 26 verse 5. Ano po? 26 verse 5, babasahin ko po. Which knew me from the beginning, if they will testify that after the most straitest sect of our religion, yung our po dyan, yung pina-emphasize ko po kanina, G2251 ng Strong's Concordance, ito po ay pagsasabi na pag-aangking ng kanilang relihiyon. Sinabi yan, our religion. Ibig sabihin, nandun pa rin siya sa kanilang relihiyon. Okay. Tinitignan ko dito sa 26 verse 5, ano? Yung may term dito na namuhay ako bilang kaanib, no? Ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, which is yun yung Judaism, ano ho? Nakalagay dito ay pangnagdaan, no, yung kanyang pamumuhay. Hindi sinabing ongoing. Nakalagay dito ay pangnagdaan siyang namuhay bilang kaanib ng sekta ng Judaism na reliyon. Hindi sinabing namumuhay siya sa sektang reliyon ngayon. Ano masasabi po ninyo dito? Dapo, malinaw po dyan sa talata po dyan, siya daw ay nabuhay sa sekta ng Parisi. Ngayon, ipapakita ko po sa talatang Acts 24 verse 5, yung kanyang nilipatan na sekta. For we have found this man, a pestilent fellow, a mover of sedition among all the Jews throughout the world, but a ringleader of the sect of Nazarene. Dapo, ito yung sekta ng Nazarene. Dapo, kung malalaman naman po natin, may mga sekta talaga ang relihiyong Judaism. No? At tinawag na nga sila dahil nasa mga talatang nilatag ko kanina ang Messiah, tinawag na Jesus of Nazarene. Okay. Ang tanong ko po, kapatid na Cyrus, ano ho? Dito sa 26 verse 5, kasi sa Greek ay namuhay siya, ano ho? Ibig sabihin, in the past life. No, hindi yung pagkakakonverto na niya doon sa Christian. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ano po yung reaction ninyo, paano ninyo mare-reconcile na yung pagkakabanggit dito na siya ay namuhay bilang kaanib ng relihiyong Judaism, no? Hindi ginamit yung salitang present, no? Even the future, kundi past. Okay. Paano niyo reconcile po ito, kapatid na Cyrus? 8 seconds po, no? For we have heard by former way of life in Judaism, no? Former way of life, yung kanya palang dating buhay sa Judaism, yung nga pinatawag na sect of Pharisee. Okay po, at dyan nagtatapos ang cross-examination at talaga namang
match na match ang laban. Walang kahirap-hirap ang moderator. Ngayon lang nagsalita ulit ang moderator dahil mabait po ang ating mga nagdidebate ngayon. At talagang match na match. Parehong nakapolo. Parehong may logo ang kanilang mga damit. Ang lamang-lamang lang ni Brother Nato, naka-lipstick. Yeah. So, bago tayo magsimula sa ating presentation ay binabati muna natin na sa comment section si Renato. Na sabi ni Renato ay mahina ang signal. Sabi naman ni Michael Bryan, magagaling at magiginoo ang mga debaters dito. Pa-shoutout lang ako. Shoutout dyan sa'yo, Michael Bryan. Salamat sa iyong panunod. Si Lance naman ay nanunod, maginoo pareho. Oh, sabi ko na, kitams, pati sila ay sumasang-ayon na magiginoo ang mga debatista natin ngayon gabi. Siguro dumak Fernando ng STA, labing limang minuto ang para naman kayo, Bro Fernando, ng SDA. Umpisahan nyo na po, kapatid. Start now. Okay. Pinupuri ko ang Panginoon at pinasasalamatan sa magandang pagkakataong pinagkaloob sa atin na magkaroon ng imperfect dialogue. Ano ho? At pinasasalamatan din natin ang ating kawalian, ang Philippine ang Philippine Defenders of Faith. ang Philippine Defenders of Faith, yan, sa kanilang napagandang programa na nabuo, ano ho. At dito sa ating mga kasama sa stage, si kapatid ng Ernie, ayan, at ang ating pong gwapong-gwapong si Raymar, oh. At ang namumunto sa akin, hindi yung affirmative eh, kundi moderator eh. Ang ganda ito kay kapatid na Jesse, yan, magandang gabi sa inyo. At syempre dyan sa comment section, mga kapatid, ano? So, pinasalamatan ko po ang inyong magiging mga komentaryan, negatibo man o positibo, ano ho. So, dito mga kapatid, ay first time kong humarap sa Judaism, ano ho. At ang masaklap pa nito, mga kaibigan, ano ho, ang pinaghandaan kong Judaism, itong Orthodox Jew, Conservative, at saka Reform Judaism. Ang kapatid na Cyrus pala ay Christian Judaism. So, sablo yung aking hindi ko kasi nalaman na Christian Judaism pala ang aking makakaharap. Ano, ang Christian Judaism kasi at saka ang Adventist, halos wala silang tawag dito, pagkakaiba, pagdating sa sitwasyong ito ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ano? Kaya mapapansin niyo, very limited yung aking pong naging mga tanong. Ano? At sa pagsagot naman ng kapatid na Cyrus, nakita natin yung kanyang pagiging tapat. Ano ho? Walang pag-alilangan. Kahit anong uri ng ating pagbalibaliktad sa tanong, yun pa rin ang kanyang sagot. At talaga namang makita natin na very professional. Ano ho? So, mga kapatid, doon sa kanyang mga presentation, actually, sinusundan ko kanina, sabi ko parang wala naman ako mairerebat dito, mga kapatid. Ano ho? Kahit doon sa yung 26.5 nga, na inaakala ko yung magko-conflict kami, hindi rin, mga kapatid. Pero isang butas lang yung akin pong nakita dito, ano ho? Yung pong pagkakagamit doon sa 26.5, ng past tense sa kanyang pamumuhay, no, yung pangnagdaan niyang pamumuhay. Na sabi rito, ano ho, babasahin ko po sa saling ang Biblia na pagtatalastas nila mula panang-una kung ibig nilang magsisaksi na alinsunod sa lalong mahigpit na sekta na ng aming relihiyon ay namuhay akong isang Pareseo. Then nung tinignan ko po ito sa tekstong Grego, no,
dito sa Novum Testamentum Greece ng 27th edition, copyright noong 1993, ay mayroong bahagi na hindi naitala rito. Ano? Alin yung bahagi na yun na hindi natala? Yun po kanyang yung terminong namuhay siya o namuhay ako ng namuhay ako bilang kaanib, no? Yung salitang tawag diyan namuhay ano bang naging katapat nito dito sa ang Biblia? Dito siguro yung salitang nabuhay, ano ho? Yan, pero yung salitang nabuhay o yung salitang namuhay sa tekstong Grego ay kumakahulugan sa past life ni Pablo. Ano ho? Kaya dito kung titingnan natin sa salin ito, meron dito salin, ano, magandang balita Biblia. Matagal nilang inalam na sila ang makapagpapatotoo kung kanilang ibigin na namuhay ako bilang isang pinakamahigpit na sekta ng aming reliyon, ang sekta ng mga Pareseyo. So dito makikita po natin, maging sa isang salin pa ng Biblia sa sangbayan ng Pilipino, matagal na nilang alam kung gugustuhin nilang magpatotoo na namuhay ako ayon sa pinakamahigpit na sekta ng aming reliyon. Pareseyo nga ako. So, dito nakikita ko mga kapatid na totoo yun na ang Judaism ay maraming mga sekta, ano, sa loob ng kanilang pananampalataya. Pero kaakibat nito mga kapatid, nang sinusundan ko sa talatang 6, talatang 7, nakita ko na iniwan po ni Apostol Pablo yung kanyang pagiging Judaismo. Ano ho? Kundi siya ay namalagi at naging kinatawan o naging tagapangaral, apostol, ng itinayong iglesia ng ating pong Panginoong Hesukristo doon sa Matthew 16. Ano ho? Na doon sa iglesyang yun, hindi na Judaismo ang itinuturo, kundi katuruan na ng pagiging tunay na Kristiyano. Ano ho? Although sa Christian Church ay maraming mga Hudyo na naging Kristiyano at marami ding Gentiles na naging Kristiyano. Pero ang sinusunod na patakaran at nangaaral, hindi yung patakaran ng Judaismo. Kaya nga sa itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, nandoon ang Hudyo na naging Kristiyano. Kapag sinabing Hudyo na naging Kristiyano, pumasok na sila sa isang pakikipagtipan sa Diyos na may panibago ng sinusunod na alituntunin. Mayroon ng panibagong sinusunod na batayan ng pananampalataya. Ano ho? Yan. Ganun din yung mga Gentiles na naging Christian. Ano ho? Ibig sabihin, pag ikaw ay hinti na naging Kristiyano, ang susundin mo ng patakaran, hindi na yung patakaran mo doon sa Gentiles, no? Kundi ang susundin mo ng patakaran, doon na sa nilipatan mong iglesia. Nang sinusunod ay yung aral Kristiyano. Sana po nakukuha ninyo yung aking deliberation dito, no? Same doon sa Judaism o sa mga Hudyo na maging Kristiyano. Ang susundin na nila, yung nilipatan nila na pananampalataya, yun yung Christian Church. Ano po? Yan. At dito sa Christian Church, kaya nga hinahanapan ko si kapatid na Cyrus, na si Pablo ay hindi umalis, no, sa pananampalatayang Judaismo, no, kahit na siya ay naging Kristiyano na. Ano po? Ang ibinigay pa rin sa atin itong 26 verse 5, pero maliwanag po dito na mayroon siyang iniwan at hindi lamang yung kanyang sekta na pagiging Pareseyo, kundi maging yung mga practices, ano, na hindi na applicable sa panahong Kristiyano. Ano ho?
So ito yung nakita kong butas. Ano po? Na dito sa Christian, sa pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano, so dito itinuturo yung tunay na pagbabalik loob sa Diyos, kung paano tayo maglilingkod ng angkop, no? Kaya sa Christian Church, narito ang tunay na aral ng Triskiya, no? Yung tunay na aral ng relihiyon. Yan, wala doon sa Judaism. Kasi kung ang tunay na pinagsasaliga ng tunay na reliyon ay nasa Judaism, hindi na magtatayo ng panibago ang ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Kundi i-revise na lamang niya yung turo, ano, doon sa Judaism, at hindi na siya magtatayo pa ng iglesia. Ayan, ano ho? Kaya nga yung iglesia ito na yun ng ating Panginoon, sila po ay tinawag sa iba't ibang pagkakakilanlan. Mapapansin ninyo, ang iba't ibang pagkakakilanlan na pinatawag sa kanila ay Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, Iglesia ng mga panganay. Wala na ho kayong mababasa na nakaakibat pa yung termino ng Judaismo. Ayan, ano, wala na. Wala kayong mababasa na ang ipinangalan sa Diyos ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay Iglesyang Judaismo. Ano, wala nang ganun, no? Kundi Iglesia ng mga panganay. Ayan. Ano pa bang mga ipinantawag, no? Marami pa, no, na ibang katawagan, no? Pag-emphasize na meron na silang panibagong turo na pinapractice, at iniwanan nila yung mga hindi angkop na sinusunod ng mga Judaism sa panahon ng bagong tipan. Ano po? Ayan. Then, isa pa sa nakikita ko na itinuro o turo sa pananampalatayang Judaism, ano ho? Ay yung hindi nila pagkakilala sa tunay na kalagayan ng atin pong Panginoong Hesus. No? Na sa Christian denomination, sa panahon ng mga apostol, ay kinikilala nilang ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na sa pasimula, tinatawag na berbo, na ito ay nagkatawang tao. No? Hindi ko lang alam sa part ng Christian Judaism, no? Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay kinikilala rin nilang Diyos, Diyos, ano, na nagkatawang tao, na bahagi ng pinirminuhan ngayon sa ating panahon ng mga Bible scholar na member ng Trinity. Ano, hindi ko lang alam kung ganun din ang kanila pong paniniwala. Okay? So, dito kasi sa Orthodox na Judaism Orthodox, no? Eh hindi sila naniniwala ng ating Panginoong Hesukristo eh Diyos, no? Sa kanyang paunang kalagayan. Kaya sabi ko nga, hindi ko inaasahan na ang akin palang makakaharap ay isang Judaism Christian. Ano ho? Ayan. Pero ganun pa man, ay kung ang paniniwala din ng ating kapatid bilang isang Judaism Christian, ng ating Panginoong Hesukristo, ay mayroong dual nature. Ano? Ay tila talagang konti na lang, ano, at Adventist na ang Judaism Christian, no? Pero kung sasala dito yung kanilang paniniwala, na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, kundi sinugo lamang ng Diyos, ayun. So dito magkakaroon talaga ng kaibahan, sapagkat ang Iglesia na itinayo ng ating Panginoon, ang pagkakilala nila sa ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagtatawang tao. Ano po?
Ayan, nasa kapanahunan ay isinugo at ipinaglihi ng isang babae o si Mary. Ano po? Ayan. At gusto ko rin pong makita natin ano ho na ano po ilang minuto? Okay, tuloy ako. At okay, isang kagandahan dito na atin pong nakikita na dumating ang panahon kung bakit nagtayo ang ating Panginoong Jesus ng iglesia, sapagkat sa programa ng Diyos ay ibibigay ng Diyos yung kaharian niya doon sa mga nagbubunga. Aalisin doon sa mga hindi nagbubunga at ibibigay doon sa nagbubunga, no? Na kumakahulugan sa pagtanggap sa mga Gentiles. Ano po? Yan. Kaya makikita natin, isa sa Great Commission ng Iglesia ay pangaral ang Ebanghelyo. Aling Ebanghelyo ang ipapangaral? Hindi yung aral ng Judaismo. Hindi yung aral ng Church mismo. No, na itinuro mismo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya okay po, dito po, sa kanya po stand, hindi niya na itayo. Time na po. Okay. Okay po, at dyan nagtatapos ang... Sige, shoutout muna tayo. Shoutout natin yung nandito sa ating... Shoutout muna tayo dito sa... nasa comment section. Sabi dito ni Ernie Luma, pag-present pa lang ni Cyrus, napasim, nagulat siya. Tama ba? JC Indak Canto Mayor, Babylon po ang itinuro ni Pablo, hindi Judaism. Iba po ang Judaism natin, Sir Cyrus. Tapusin pa ba ang nagpapabati dito? Wala na akong makitang nagpapabati. Wala na akong makitang nagpapabati. Okay, siguro dyan nagtatapos yung presentation. Sige. Okay, bilang kinatawan ng Defenders of Faith, kami po ay nananawagan sa mga gustong magkaroon ng free t-shirt ng Defenders of Faith. Kapag po umabot tayo ng actual 40 viewers on actual, as of now we have 10 viewers sa ating live. Pag po umabot yan ng 40 viewers at mag-stay ka lang dyan na nanonood, bibigyan kita ng free t-shirt. Yun, meron pala tayong t-shirt dyan. Bakla na men. Pero dito sa ating anong to, sa ating debate, talagang napakaganda ng debate ngayon dahil match na match po ang laban. Ang pagkakalamang lang po ni Cyrus ay meron siyang bigote at balbas. At si kapatid naman na kapatid naman na Fernando ay talaga namang parehong pogi ang dalawang ito eh, pero mas pogi ang moderator. At dyan nagtatapos ang kanyang presentation ni Bro Fernando. Dadako naman tayo sa cross-examination, 10 minuto naman para kay kapatid na Cyrus ng Judaism. Kapatid na Cyrus, nandiyan na po ba kayo? Handa na po. Sige po, magtanong na po kayo. Start now. Ayon po sa inyong pahayag kanina, iniwan ang pagiging Judaismo. Na po, iniwan ang pagiging Judaismo. Tama po ba? Yes sir, sapagkat yun nga ang ibig sabihin ng Hudyong naging Kristiyano. Same sa principle ng Gentiles na naging Kristiyano. Ngayong kanilang old system ay hindi na sinusunod dun sa pinasok kanilang bagong pananampalataya. Ayun, ganun po yun. Ganun din doon sa binabanggit doon sa Gawa 26. Kapatid na sa inyo. Ano pong talata na binanggit yung iniwan ang pagiging Judaismo? Word for word yung nasa isip po ninyo na hinahanap sa akin. Wala ho akong mababasang ganon. Pero kapag i-analyze po natin yung 26, no?
verse 5, no? Na yung kanilang, na yung old na pamumuhay ni Pablo, kasama doon ang Judaism, hindi lamang yung kanyang pagiging pareseyo. Kasama yun na kanyang iniwan kasi nga, namuhay ako. Ibig sabihin, pass. Ano sa Greek ay pass eh. Na pumasok siya sa pagiging Christian, ang kanyang itinataguyod na, hindi na yung teaching ng Judaism, kundi yung teaching na ng ating Panginoong Jesucristo. Ah, ganyan po yan, kapatid. Sige po, ayon po sa Matthew 16:18, ano po yung tinayo? Iglesia o religion? Iglesia po, kapatid, ang itinayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ano? Na yung iglesia po na yun ay magtuturo ng tamang relihiyon. Yan. O kasangkapan po iglesia para ituro ang tunay na relihiyon na siya pong itinuturo namin po ngayon. Kaya hindi po nakapasa ang Judaism pagdating po sa iglesia. At wala pong nabanggit sa Biblia na ang pangalan ng iglesia itinayo ay Judaism. Na po, sunod po na tanong, nagtayo po ba ng religion ang mga apostles o ang misaya? Hindi po itinatayo ang religion na itinuro sa Christian faith, no? Sapagkat ang itinayo po ay iglesia, na ang layunin ng iglesia ay ituro ang Great Commission, at sa loob ng Great Commission, naroon ang pagtuturo ng tunay na reliyon o ng Triskiya sa wikang Griego. So, hindi nagtayo ng religion. Ano po? Ano po ba ang propesiya na itatayo? Propesiya na itatayo? Hindi ko alam yung ibig po ninyo sabihin, ano? Pero maliwanag sa 1618, ang itinayo ay ang iglesia na kung saan doon manggagaling ang pagtuturo ng tunay na relihiyon na binabanggit doon sa Santiago 1. Ayan, ang magtuturo po niyan, yung iglesia itinayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya yung reliyon hindi po itinatayo. Yan po ay itinuturo ng iglesia itinayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ganyan po yung kapatid na Cyrus. Sige po, ano po ibig sabihin ng iglesia? Ang ibig sabihin ng iglesia ay tumutukoy sa mga taong tinawag ng ating Panginoong Jesucristo mula doon sa kadiliman at sila ay itinuro sa kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya nang kaya yung mga Hudyo na naging Kristiyano, tinalog po yun sila mula sa maling katuruan, itinuro para maging tunay at ang kanila pong mga aral na gagampanan. Kasama po dyan yung mga Hudyo na naging Kristiyano, kasama rin ang mga Hintil na naging Kristiyano. Yung Kristiyano po ba religion? Hindi po sa aming paniniwala, sapagkat ang relihiyon, yun po ay isang katuruan kung paano iniuugnay ng Diyos ang tao sa Diyos at kung paano makikipag-ugnayan ang Diyos ang tao sa Diyos. Yun po yung tinatawag na religare, yung pagbabalik loob. Yan po ibig sabihin ng relihiyon na binibigyan din ng definition ng Santiago 1 na ito'y may kinalaman sa pagpapakabanal at kung hindi religion, sekta ba ang Kristiyano or Christianism? Tinatawag ng iba na sekta, pero sa aming pananampalataya, ito ay iglesia. Ano? Yan. Ang iglesia ito, ito yung pinakamahalaga sa paningin ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang iglesia po kanyang itinayo, yan din ang binili niya ng kanyang mahalagang dugo. Ano man ang itawag nila dito, hindi po kami mahigpit doon. Tawagin nila itong sekta, walang problema. Pero para sa amin, ito ay isang iglesia na napakahalaga sa ating pong Panginoon na kung saan itinuturo ang tunay na pagre-reliyon. Kung hindi iglesia, hindi religion, hindi sekta, at iglesia lamang, saan hinugpog ang mga mananampalataya? Opo, sa ating pong Panginoong Diyos mismo. Sapagkat nang naputol ang napakagandang ugnayan ng Diyos sa tao,
at ang kasalanan ang siyang naging pader upang hindi tayo, hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos, ang Diyos din po ang gumawa ng kaparaanan kung paano tayo maiuugpong sa Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Apo, sinabi niyo po hinugpong sa Diyos. May talata po ba nun? Upang tayo maibalik sa Diyos, kapatid, ano, mamaya siguro hahanap ako ng angkop na talata para riyan, ano? Pero yan po ay kumakahulugan sa pagpapanumbalik. Ano, yung salitang magbalik loob kayo. Ayun, yun ay kumakahulugan sa pag-uugpong o pakikipag-uugpong o pagpapanumbalik natin sa Diyos. Alin ang muling pag-uugpungin? Yung nawalang relasyon natin sa Diyos. Na ang kaparaanan, isinakatuparan ng ating Panginoong Jesucristo bilang tagapamagitan natin sa Diyos. Mula noon, naibalik na tayo sa Diyos. Sa Judaism ba may tinatawag na iglesia? Ang alam ko, sekta, ano? Pero iglesia, hindi ko pa masyado galugad ang pananampalataya ng Judaism. Ano ho? Ngayon, kung may iglesia man sa loob niyan, hindi yan ang itinayo ng ating Panginoon. Kundi yung nasa Matthew 16:18. Stop the clock muna. Moderator's time muna. Kapatid na Cyrus, pag nagsasalita pa po si ano si kapatid na Fernando, wag mo na po kayong sumingit kasi pag narinig niyo na po ng yung timer po natin, pag narinig niyo na po yung sabi niya na next question, saka po kayo magsalita. Ngayon no, ay hindi na muna tayo magbibigay ng warning, pero pag naulit pa po ay walang ano po ay magbibigay po tayo ng warning. Sige po, tuloy po kayo sa pagtatanong. Sige po, sabi niyo kanina, nilipatang iglesia. No? Nilipatang iglesia. Sabi niyo kanina, ito po'y naisulat ko. No? Kung si Pablo, ano yung iglesia ni Pablo noon at nilipatang iglesia ni Pablo? Ano yung nilipatan niya? Ang kinuha ko po kapatid, yung talata po na inyo pong ibinigay, ang kanya pong nilipatang iglesia mula sa pagiging Judaismo, ano ho, na nasa sekta ng mga Pareseo, lumipat po siya sa Christian denomination, sa Christian faith, o sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesus, doon sa Matthew 16:18, na dito ang itinuturo ang tunay na reliyon. Kaya yung tunay na reliyon, wala po doon sa Judaism, kundi nandito po yun sa Christian faith na itinuturo namin ngayon. Sabi niyo po, no? Ang iglesia ay sekta. Na kanina, hindi nyo sinasabi ay walang sekta. No? Ano po ang totoo sa inyong pahayag? Na walang sekta o yung iglesia ay sekta? Wala akong sinabi na ang iglesia ay sekta. Ano? Sabi ko, tinatawag ng iba na ito ay sekta. Hindi kami mahigpit dyan. Bahala sila. Basta kami, ang pagkaunawa namin, ito yung iglesia mahalaga sa ating Panginoon. Then yung sinabi ko naman ngayon, yung sekta na tinutukoy ko, yung kay Pablo, na siya ay isang Judaismo na nasa sekta ng Pareseo, na siya ay lumipat sa iglesia. Sabi dyan, ang inyo po kasing salita, nilipatang iglesia. Kapag sinabing nilipatang iglesia, may pinanggalingang iglesia. Tama po ba? At sinabi nyo na yung sekta ay sekta. No? Kasi sabi nyo lang po kanina, ito, tinanong ko kayo kung yung iglesia, sinabi nyo sekta. So ano na po ang totoo doon sa inyo sinabi? Itong nilipatang iglesia, no? Ibig sabihin kasi ng nilipatang iglesia, may nilipatan. Oo nga po. Kaya nga, muna sa pananampalatayang Judaism ni Apostol Pablo na nasa sekta ng mga Pareseo, siya po ay napalipat o lumipat. Ano, dito sa pananampalatayang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo, which is ito po yung iglesia. Dito po siya lumipat kasi nandito ang tunay na pagtuturo ng tunay na reliyon. Time. Okay po, dyan. Thank you. Dyan nagtatapos ang cross-examination, pero bago tayo dumako sa rebuttal stand, ay inaanyayahan ko muna yung mga viewers.
yung ito at makakarinig ay inaanyayahan namin kayo na kung gusto ninyong ilabas yung inyong pananampalataya at paniniwala ay magpalista lamang ho kayo. Kung meron ho kayong nakakausap din sa Kaypad Warrior, pwede po kayong kumunta kay Bro Ernie o kaya kay Bro JC, panganiban, para maiset po natin yung debate kaysa nandyan po tayo sa Kaypad, eh masakit lang yan sa taliwi at magkakaroon lang kayo dyan ng kalyo, ay napakahirap po yan. Hindi katulad do dito sa ating debate na ginaganap. At kung gusto nilang makipag-debate, mag-message kayo doon sa page natin dito, yung ating Defenders of Faith. Yan. Mag-message lamang po kayo dyan. At isiset po natin yung araw, yung oras, at yung topic na pag-uusapan po ninyo. At meron po kayo dyan moderator na at i-record pa namin. Bibigyan pa namin kayo ng napakagandang video na presentation. Pwede din yan ninyong makuha yung video at pwede ninyong panoorin sa YouTube channel ng Defenders of Faith. Ngayon siguro, bago tayo pumunta doon sa ating sunod na gagawin dito sa rebuttal stand, babasahin ko lang muna yung rule number 5. Ano po? Ang sabi po dito ay ganito. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative at negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Kaya pag-present po ni kapatid na Cyrus sa cross-examination, pwede na pong magtanong si kapatid na Fernando ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Yun lamang po siguro at bibigyan po ng moderator si kapatid na Cyrus ng 15 minuto sa kanyang pagpipresent sa rebuttal stand. Kapatid na Cyrus, nandiyan na po ba tayo? Apo. Kapayapaan po muli sa inyo, sa mga nakikinig sa ating live, pwede po naman sa ating mga moderator na nagtatsaga sa atin, at sila si Brother Raymar, si Brother Ernie, at kay Brother JC, po, sa ating mga tagapakinig, magandang gabi po sa inyo. Okay po, sinadya ko po kanina na hindi ipaliwanag yung Galatians 1.13 para po malaman natin kung paano po kihimay-himayin ng ating kapatid na Brother Fernando kung paano niya ito mauunawaan. Ngayon po, himayin po natin nang ayon po naman sa ating pagkakabasa, letra por letra po. Na po. Sabi rito, Galatians 1.13, "For you have heard of my former way of life." No, hindi niya sinabing former religion. No, Galatians 1.13. No? Automatic po, pag sinabing former religion, wala na tayo usapan, umalis siya ng religion. No? No? Ulitin ka po na. Kung dyan nakalagay, sabi dyan, "For you have heard of my former religion," wala nang usapan. Tapos na po yung usapan. Pero hindi po yun yung nakalagay sa talata. Na po, basahin po natin, "For you have heard of my former way of life in Judaism," no? Meron siyang dating ginagawa. Ano ba yung way of life na ito? Sa Strong's Concordance, basahin po natin ito. Gene 391, na po, anastrophe, no? Greek word anastrophe. Na definition niya, "Dealing with other men, conduct life, behavior, manner of life." Na po, ayon sa Strong's Concordance pala, ito anastrophe na ito sa Greek. Ito pala yung pakikihalubilo mo sa tao, pag-uugali mo, buhay mo, ugali mo, manner mo sa life, no? No, ang sinabi pala dito ni Pablo, "For you have heard my former way of life." Itong former way of life pala niya, ito yung dati niyang binubuhay, no po? Sabi diyan, "I persecuted," no, "the church of God," no? Yung former way of life pala niya doon, sinasabi rito, yung pag-uusig niya dati sa iglesia. No?
Pero ang pinapakita po dito, sabi niya na ano po, for you have heard of my former way of life in Judaism, no? Sinabi diyan, I persecuted the Church of God, beyond measure, I tried to destroy it, and progress in Judaism, no? Ibig sabihin pala, siya pala ay under pa rin ng Judaism. Sabi Galatians 1:4, beyond many of my contemporaries among my race, since I was even more zealot for my ancestral tradition, no? Pinapakita niya lang dito pala na siya talaga ay very strict, o siya ay namumuhay pa rin talaga sa kanyang religion. Okay, ang misconception ng ating kapatid na Bro Fernando ay inalisan niya ng Judaism, no? Kasi nga sabi niya kanina sa kanyang pahayag, umalis sa Judaism, no? Wala siyang letra for letra. Talagang wala akong mababasa na umalis sa Judaism. Kasi nga po nakalagay dito, for you have heard my former way of life, hindi former religion. Naba po? So, wala pong ganung talata na siya ay umalis sa kanyang religion. Kung papansinin din po niyo mga kapatid, ang Rabbi Yeshua po ba, o ang si Jesus Christ po ba, umalis ng religion niya? No? Binasa natin kanina, no, sa may Luke chapter 2, no? Ang kanyang mga magulang, no, nasa templo, no, yearly nag-o-observe ng Passover. Mamamatay na ang Messiah, nag-observe pa rin ng Passover. Ng unleavened bread, no? Kahit patay na ang Messiah, may observance pa rin ng unleavened bread. Kaya po natin patunayan 'yan dahil nababanggit pa rin yung unleavened bread, no? Yeah, pinapakita lang po dito pala na itong Messiah pala na ito, hindi pala sila umalis ng kanilang religion. Come to think of it na po. Anong meron sa mga Parisi, bakit nila sinasabihan o inuusig ang Messiah? No? Isang meron common denominator sa kanila. Isa ang kanilang religion. No? Isa lang ang kanilang religion. Kung ako ba, halimbawa, si Brother Fernando po, SDA, no? Urusigit ko ba sa kanya sa paniniwala niya? Hindi, kasi magkaiba kami ng religion. No? Tama ba? Pero kung angry kami ng religion, urusigit ko, tanda po natin ang mga parisi po, sila po yung pinaka-stricto sa pag-observe po ng kautusan. Ibig sabihin, alam nila, master nila yung kautusan. Kaya nga, sila ay very serious. Sinasabi nga dyan ni Pablo, siya ay prosigido, sila ay pinaka-nakakaalam na kautusan eh. No? Wala pong talata, umalis sila ng religion Judaism. Hanggang sa namatay sila, pinag-uusig sila ng mga pariseyo, hindi sila umalis ng religion Judaism. Wala tayong mababasa na ganyan. No? Ang tanong ko kanina, nagtayo ba ng religion? Wala rin tayong mababasa nagtayo ng religion. Ang meron ay ang propesiya. Ano ba yung propesiya na tinatanong ko kanina? No? Ang propesiya po kasi sa Messiah ay magkakaroon ng branch, no? Ayon po sa Isaiah. No? Isaiah chapter 11 verse 1. Sabi po diyan, ito po yung propesiya, no? And there shall come forth a rod out of Jesse and a branch, no? And a branch shall grow of these roots. No, ito po yung prophecy na Isaiah verse chapter 11 verse 1. Wala yata. Oh, bro, dating kita. Nawala yata, nawala. Humina yung signal. Sige, habang naghihintay tayo ay ano siguro batiin natin ang nasa comment section. Ang nandito sa comment section ay si nasa ano na tayo, 32 comment na tayo. Ano?
Hello po, session na po na humina yung aking signal. Narinig po ako? Oo. Oh, Meron dito mga nagko-comment na si po narinig. Sige po, ituloy ko po. Ituloy ko po, meron po 8 minutes na po sa aking oras. Na po. Ulit ko po, meron po 8 minutes. Masahin ko po yung aking talata, yung Isaiah chapter 11 verse 1. And there shall came forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. No, sinasabi dyan yung branch. No, yung branch pala dyan ay tinatawag ng netzer. Yung netzer po pala ito, sabi po rito, in a sense of greenness, a striking color, a shoot, no? Descendant branch, no po. Ibig sabihin pala ng branch ay netzer, no po. Ito po yung propesiya na Isaiah chapter 11 verse 1. Ay, ito po sa Matthew chapter 2 verse 23, basahin po natin. And he came and dwelt a city called Nazareth, and it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, he shall be called Nazarene, no? Ang propesiya pala ay magiging tatawagin siyang Nazarene. No po, ito pong Nazarene po na ito, yung tinatawag na po natin sekta ng mga ng Misaya. Na binasa po natin yung sect of Nazarenes, Acts 24 verse 5. And we found this man, a pestilent fellow, a mover of sedition among all the Jews throughout the world, a ringleader of the sect of Nazarene. excuse po. Okay po. Napatunayan nga po natin dito, sabi ko nga po kanina, ano ba yung Rinilanos, Judaism po, under po na sekta, at yung sekta nga po na yun, may mga iglesia, itinayo po na iglesia po na yun, yung body of Christ, na po, pero meron sila tinatawag na sekta. When you say sect, ito yung pagbubukod mo ng paniniwala sa iba pang sekta, meron kang ibang belief sa iba kabilang sekta. Halimbawa, ako ay sect of Pharisee, ako ay sect of Nazarene, na meron akong set of beliefs, no? Na same major religion pa rin, na katulad ng feast, no, ng observance ng feast, ng Sabbath, Dietarilum, ito yung major religion ng Judaism. Same major religion, but magkaiba ng sekta. Yung sekta po na ito, yung naniniwala sa Misaya, ito yung prophecy nga, natatawag yung Nazarene. At doon nga na simula yung tinatawag na sect of Nazarene, kaya nga si Pablo, tinawag na ring leader of the sect of Nazarene. Okay po, pinatunayan nga po natin dito na hindi lang tayo ng religion. Ang sekta po ay sect of Nazarene, tinawag na Kristiyanos, ayon sa lahat ng grupo yan. At sila'y naniniwala sa Misaya. Ngayon po, ang pinabasihan po natin dito pala, nung kailangan sa ating panlalatag, yung Galatians 1.13 na sinasabi nga po natin, eh hindi daw po ano, ay napatunayan na rin po natin yan na yung former way of life pala, yung kanyang inalisan, yung kanyang former way of life, hindi yung kanyang religion. Na po. Ngayon po, ang gagawin po natin dito, eh, bigyan natin ng diin kung ano po yung talagang aral din po nga ng Misaya. No? Ang aral po ng Misaya dito, eh, yung Ebanghelyo nga po, tinatawag nga po na yung kanyang, yung kingdom na po, ito yung sana nakukuha niyo po yung puntos natin. Ano po? Hindi naman sila, kung sila ay Kristiyano, nagtayo ng religion, kasi ang nangyayari dyan, sinasabi natin, nagtayo ng Christianity. Ano ba yung turo ng Christianity na yan? No? Kung RCC, paipagpahubadhin po ninyo, no, iba po yung kanilang Passover, iba yung unleavened bread nila. No? Iba. Pero itong Christianity na ito is under pa rin talaga ng Judaism. Yung sekta nga po na tinatawag. Wala pong propesiya. Ang propesiya po ay magkakaroon ng shoot, no? Nagpayo po siya ng iglesia. Ito yung maraming mga iglesia po. Ito yung localized iglesia. No po, ito yung body of Christ. Yun po yung pinapuntos po natin. So ngayon po, dahil nga po sinabi ni Fernando, sabi niya halos wala daw siyang makita na aming pagkakaparehas. Ang pinagkaiba lang namin ni Bro Fernando, ako merong hinuhugpungan. No? Ako, directly, kaya ko sabihin na ako ay nakahugpong sa relihiyong Judaismo. No?
Kasi dahil sa ito'y sinabi nga natin kanina ay sa unang mga latag ko, dahil sumusunod pa rin tayo sa kanilang mga kautos, sa utusan ng binigay pa rin, yung nabanggit nga kanina yung law of Moses. No? Yung Passover, no? Itong Christianism pala na ito, eh, para sa atin, ito po ay sekta. No po? Sekta ng Judaismo. Kung si Brother Fernando sasabihin niya wala siyang hindi religion ng SDA, ako sabihin ko po ang religion ko po ay Judaism, ang sekta ko po ay Christian. No po? At pangalan ng iglesia namin, meron din po pangalan yung iglesia namin, no po. Sa iba't ibang lugar po 'yan na tinatawag nga po. Ang tawag sa mga mananampalataya eh mga banal, no po. So nakikita po natin yung mas malawak na pagkakaunawa, ang aking po pinapangaral ay Christianity pa rin po. Na po ay paniniwala sa Mesaya, sa kanyang pagkabuhay na mabuli, pananampalataya sa kanya, at lahat ng bagay na gawa sa pamamagitan niya. No? Pero sumusunod pa rin nga po tayo sa kautusan ni ng Mesaya mismo at ng ating Panginoon na Ama na nasa langit. Na po, ang halos wala kaming pagkakaiba ni ano ni Bro Fernando ay nga sa kanya wala siyang may tanong sa akin. No, ang binubutas niya lang sa akin kanina ay yung tinatawag nga na religion daw, no. Yung pinaliwanag nga po natin, umalis daw ng relihiyon. Pero wala nga po tayong mabasa doon. Sabi ni Bro Fernando, iba na daw yung bataya ng pananampalataya. Pero kung titignan natin, no, ayon nga din sa pag-amin ng ating katunggalin na si ating kausap kinakaraan na si Bro Noel, eh inamin niya na ang religion ng mga isang RCC na si Brother Noel, inamin niya na ang religion talaga ng mga apostles ay Judaism. Sumusunod sila sa ayon sa kautusan na binigay sa kanila. Kaya nga po ganito, walang talata nga na sila ay nag-separate hanggang sa namatay yung 12 apostles. No? Namatay yung mga apostles, hindi sila umalis ng relihiyon nila. Hindi sila umalis. Ako po naniniwala at nalubusan. Ang nabasa po dyan, nagkaroon ng sekta. Sect of Nazarene, Christianity. Walang tina yung Christianity na religion. No? Sekta po ito. No po. At ito kung ang sekta na ito, yung naniniwala sa Messiah, may mga sekta hindi naniniwala. Kaya nandiyan po yung sinatawag nga po na pinuputol. No? Kasi yung itong puno na ito, merong bunga na, merong hindi nagbubunga. Ano yung branch na ito? Ito yung nagbubunga na ito. Ito yung branch na Christianity or yung tinatawag nga na sect of Nazarene. No? Dahil nga po ang propesya, tatawagin siyang Nazarene. No? Ilang talata po yung nilatag natin kanina tungkol sa sect of Nazarene. Ito po yung sekta po na yun. Na po, ano po ba yung mga yun? Bigyan po natin ilang talata lang si ating Bro Fernando tungkol sa tinawag ang Mesaya ng Nazarene. Na po. Napakaraming talata po na ito. Na po. Na po, Matthew. Basahin po natin, no? Luke 18:37. And they told him that Jesus of Nazareth passed by. No? Sinabi rin dito sa may Mark 16:6. But he said unto them, be not be affrighted, ye seek Yeshua of Nazarene, or Jesus of Nazarene. No? Siguro ilang talata ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78,
umalis si Pablo sa sect of Pharisee, nalipat siya sa sect of Nazarene. Bigyan po natin din yung sect of Nazarene ni ano ni Pablo. Nga sa 24 verse 5 sinabi nga po diyan. So, yun lamang po yung ano, yung aking mailalatag po diyan. Halos parehas pa rin talaga, pero mas pinaliwanag ko po. Sinadya ko pong hindi paliwanag yung Galatians 1:13 kanina para malaman po natin kung paano po, para magkaroon po yung itatanong ating kapatid na si Bro Fernando para sa kanya naman pagtatanong. Kasi kung hindi ko ba nailatag yun, baka wala pong itanong sa akin si Bro Fernando. So, mangayon na lang po siya sa akin lahat at sasabihin dahil binasa ko po lang sa talata na po, at hindi naman po siya tututol sa mga binasa natin na talata. Nabanggit po ang Judaism, ito yung natatanging religion na binanggit sa Biblia. Wala na po. No, ICC hindi binanggit sa Biblia, verbatim po. Lahat po ng religion hindi binanggit sa Biblia, bagko sa reliyong Judaismo. Na po. At papansin ninyo, throughout the Bible, sa New Testament, nandiyan pa rin yung pagsunod sa utos. No? Si Bro Fernando, naniniwala ko sumusunod sa utos siya kasi may sabat. No, may dietary law, sumusunod sa utos. Hindi niya po pwede na ano na alisin po 'yon. So ang pinagkaiba nga lang namin,
may religion ako. Pag tinanong mo kung anong religion ko, Judaism. So, si Brad Fernando, pag tinanong mo, anong religion ko, wala akong religion. Sekta ko, SDA. No? Christianity. No? So, yun po yung aming ano. So, at sa, yun lamang po. At salamat po sa paikinig. Salamat din po sa oras. Ngayon din po. At sagutin po ulit natin yung mga tanong natin, ating kapatid. Lahat po ng tanong, kahit saan po. Sige po, at dyan nagtatapos ang presentation para sa rebuttal stand ni kapatid na Cyrus ng Judaism. At halos magkapareho ang kanilang may pagkakaiba lang ng konti. Ako tuloy na moderator, natututo ako dito sa kanilang pag-uusap. Siguro dumako na tayo sa cross examination sa rebuttal stand. Uulitin ko lang po ha. Pwede na po tayong magtanong, inilatag man o hindi inilatag. Pwede na po tayong magtanong. Sige po, Dok. Sige po, kapatid na ano na Fernando, 10 minutes. Tungkol pa rin po sa topic na po. Tungkol pa rin sa aming pinag-uusapan. Tama ba, Mr. Moderator? Opo, opo. Basta may kinalaman ho doon sa pinag-uusapan, pwede na ho magtanong. Sige po, salamat po. Itatanong niyan kung paano... hindi naman, kasi ganito kapatid, magtatanong siya ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, na connection pa din doon sa topic na pinag-uusapan nyo. Hindi ka naman yan pa nagpatubo ng balbas. Sige kapatid na Fernando, andan na ba kayo sa pagtanong? Okay. Sige, 10 minutes na pagtatanong, umpisaan mo na. Okay. Good evening, kapatid na Cyrus. So, ang aking pong unang tanong dito sa ating second part, no? Nabanggit nyo yung Isaiah 11:1 in connected doon sa Matthew 2, verse 23. Na ang sabi po ninyo ay... ang sekta ng Mesaya ang isang naging katuparan. Ano ho? Ayan. So, hahanapin ko po sa inyo ngayon, kapatid na Cyrus, saan po ninyo nabasa na may sekta ang Mesaya? Signal. Opo, opo. Naririnig ko po si kapatid na Fernando. Hindi nyo po ba naririnig, kapatid? Hindi ko po naririnig. Cyrus? Ulitin na lang. Medyo humina siguro. Ulitin mo na lang siguro, kapatid na Fernando, yung tanong mo, pa-reset na lang. Nawawala nga. Time. Nawawala siya? Ayun, oo, nawawala. Malakas yung aral, hindi na lang ang signal. Ayan, ayan, bumalik na. Ayan, ayan, ayan na. O, oh, maning po, nawala po signal. Sige po. Wala pa rin yung signal number pa na sa akin. Okay. So, ang tanong ko po ay may kaugnayan sa Isaiah 11:1 na ikonekta nyo sa Matthew 2:23. At ang sabi po ninyo, ito'y katuparan ng paglabas ng sekta ng Mesaya. Ang tanong ko po ay saan talata po ninyo mababasa ng verbatim na yung pong itinayo ng ating Panginoon ay isa pong sekta ng Judaismo? Na po. Ang sagot ko po dyan, dahil nga po sa propesiya ng Isaiah verse 11 verse 1, yung sinatawag po na branch dito, itinatawag na Netzer. At yung Netzer po dito, siya rin po itinatawag na Nazarene. Na po. At ang Messiah po itinatawag na Jesus of Nazarene, of Yeshua of Nazarene, sa 10 talata na binigay ko kanina. Pinapakita na po rito, na sa may ayon po sa talata na 24 verse 5, dito po nabanggit po yung sekta ng Nazarene. Hindi po natin ito mapapasubalian dahil dito nga po nababasa letra for letra, sect of Nazarene. Okay, next question po. Ang sabi diyan sa 11 verse 1, ano ho? Yung lalabas, yung lilitaw, isang hari tumutukoy sa tao. No? Tulad dito ng supling mula sa isang tuhod. Ang tinutukoy ba dito si Kristo o yung kanyang itinayong iglesia?
si Kristo po ang tinutukoy po rito at yung tinatawag na po na branch or yung netzer. Ayun nga po sa concordance, yung H5342, yung netzer po, ito po yung definition. In the sense of greenness, a striking color, a shoot, no? A descendant branch, no? Branch po yung tinabi po dyan. Tamisaya po ang propesiya po rito, yun nga po at siya ay nanggaling sa Nazarene. Next question. Okay. So wala akong problema doon sa netzer, ano? Talagang yan itumutukoy sa Nazarene, no? Kaya ang tanong ko po sa inyo, gusto ko lang klaruhin, ano? Kasi mayroong mga dugsong yung tanong ninyo kanina. Ito bang lilitaw na netzer sa wikang Hebrew na tumutukoy sa Nazarene? Yan po ba yung church? O tumutukoy mismo sa ating Panginoong Hesukristo? Church po ba yan or not? Na po, hindi po, no, yung branch po dyan kasi ay yung netzer dyan, tinatawag na Nazarene, no po. At ito pong branch po na ito, eh sabi kasi dalawa, no, a stem of Jesse, no, father of David, and a branch, no, and a branch, no, dalawang bagay, no po, galing sa stem ni Jesse, at merong branch, no? Si Yeshua po yun, or si Jesus Christ po yun, at yung Nazarene. Kaya nga po tinawag na Jesus of Nazarene, no? Yeshua of Nazarene. No po, yun po yung tilata na ating binanggit. At tinawag na po ang Misaya na Jesus of Nazarene ng ilang beses sa Biblia. At yung sekta po na ito, yung sect of Nazarene, nababasa nga po natin ito sa Acts 24 verse 5. Okay. Next question ako, iwanan ko na po yung talatang yun. Ano? Okay. Well, next question. Oo. So, kanina po ay hinanap nyo sa akin yung word for word na talata na umalis si Pablo sa Judaism. Ibabalik ko naman po sa inyo yung tanong, saan po ninyo nabasa naman ng word for word na si Pablo ay hindi umalis sa pananampalataya ng Judaismo? Ayan po, tanong natin. Wala pong talata, no po, na hindi umalis, no, o umalis dahil nga po siya ay nananatili sa kanyang religion. Kaya nga po ng ating pagkakalata kanina, sinabi niya pa rin kahit na siya ay ano, sinatawag ngayong our religion. Bibigyan po natin ng diin yung our religion. Acts 26 verse 5, sabi diyan, most straightest sect of our religion. Ano ba yung our religion? Hometeros, hometeros, the past possessive pronoun. Sabi niya sa the part of speech, possessive pronoun. No? Ito ay pangaangkin. Our own. Okay. Lipat naman ako ng kabilang tanong. Sa Judaism, ang kanila pong way of salvation ay by works. Sa inyo po, ano po ang way of salvation po ninyo? By works din ho ba? Na po, pananampalataya po sa Mesaya, pagmamahal sa ating Ama, no? Yung pagmamahal po yun, bagat sa talata din natin kanina, if you love me, keep my commandments. So, hindi lang po siya faith alone, no? Andiyan yung faith, love, hope, no? Gaya nga po nang nakalagay kay Bro Raymar, no? Na kanyang logo, no? Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Okay, next question. So, ano po ang sa inyo? Salvation by works or salvation by grace through faith? Parehas po. No po, tayo po ay by grace, pamagitan po ng biyaya ng Ama, no po, tayo ay nagkaroon ng pananampalataya. No, by works din po, at hindi po tayo maliligtas kung tayo po ay lumalabag sa kautusan. Gaya nga po ng talata natin sa kanina sa Hebrews, no, kung ikaw mismo sinasadya mo ang pagkakasala, no, wala na natitirang hain sa iyo. So bilang Kristiyano, hindi dapat nabubuhay sa kasalanan. Hindi dapat sinasadya ang kasalanan. Walang sinasadya ang kasalanan. Ipagpamanin po sa sumasadya ng kasalanan. Okay. Yung binanggit po ninyo sa Hebrew, no, na mga sumasadya o sasadya sa kasalanan, yung po pinagsasabihan po doon eh mga Kristiyano na ho ba? O hindi pa? Na po, ako po naniniwala. Ito po yung mga kasama ng mga Kristiyano po dito. Na po, dahil ang mga apostol po, Kristiyano po sila. Ang nagsasalita po, Kristiyano. Na po, si Paul
si Paul po yung nagkasalita dyan, no? Na ito nga po ay mga Kristiyano na at kasama po ng mga apostles, mga Kristiyano na rin po sila. Sila po ay under the sect of Nazarene. Okay. Kaya ko po na itanong yan dahil hahanapin ko po sa inyo yung talata ng salvation by works na inyong paniniwala sa panahon bago sila maging Kristiyano. Oh? Meron bang talata sa Biblia na kailangan ay sumunod muna sa kautusan, oh, bago natin matanggap yung biyaya ng Diyos bago ka maging Kristiyano, kapatid na affirmative? Na po. Gaya nga po ni Pablo po, siya ay nasa sekta nga po ng Pariseo. Ibig sabihin, bago siya nagkaroon ng pananampalataya sa Mesiya, meron na siyang gawa. Hinihigitan pa niya kung anong nasusulat sa Biblia. At nung siya ay nakakilala sa Mesiya, siya ay tumalima sa may at nagkaroon ng pananampalataya. Siya po ay magandang halimbawa. Okay. Mahalaga po sa Judaism ang pagtutuli sa pagdating sa kaligtasan. Sa inyo po ba? Kayo ba ay requirements niyo sa inyo ang magpatuli para matamo ng makapagtamo ng kaligtasan? Kapatid? Ano po, ako po ituli, hindi ko po alam kay Bro Fernando, ano po siya po ituli. Pero ito po ay Abrahamic Covenant, no? Abrahamic Covenant, ito po ay para sa mga Hudyo, no? Sa lahing salin-salin lahi ng mga Hudyo, sa Israel at sa Huda. Sa kanila po talaga inutusto, sa lahat na kanilang henerasyon. Hindi po kasama objection, rito, Mr. Moderator? Sige po, kapatid na Fernando, ano pong objection nyo? Yes, I think hindi niya sinagot. Ano? Ang tanong ko po kasi, sa Judaism, ang pagtutuli ay mahalaga sa kanilang kaligtasan. Kaya ang tanong ko po, dito ba sa ating affirmative, yung bang pagtutuli mahalaga din ba sa kanila pagdating sa kaligtasan? Ayun po ang ating tanong. Apo, salamat po sa tanong. Napo, hindi po mahalaga. Sige. Hindi po mahalaga ang pagtutuli dahil hindi po kami nasasakop ng Abrahamic Covenant maliban kung ako talaga ay napatunayan ko na ako'y sa lahi ng mga Hudyo, no? Hindi po ako nasasakop ng Abrahamic Covenant. Moderator's time muna, moderator's time. Yung time kasi natin na stop, hindi tumatakbo. Sige. Magdidesisyon na ako kaso lang nagsalita na si ano, kaya sabi ko sige, tuloy mo na. Ituloy mo na rin yung oras. Pwede naman ako mag-adjust. Okay na, bro. Okay. Okay lang po. Ay, sabi ko ninyo, dahil hindi kayo Hudyo sa katutubo, ano ho, yung pagtutuli ay para lamang sa Abrahamic Covenant. Ibig mong sabihin, yung mga Hudyo na ka-member po ninyo dyan sa iglesia, requirements pa rin nila ang pagtutuli para sila ay maligtas, kapatid na Cyrus? Hindi ko po naitanong sa mga rabay o mga elder na nagpunta rito ng mga Hudyo. Ano po, ang meron lang sa amin, mga elder po na na-ordain dito. So, hindi po... Nawala. Wala, stop the clock muna. Kami na required na sige, binabati natin dito si ano, si... Siya natin. Napuputol-putol kapatid ang iyong signal, Bro Cyrus. Meron ka pang 50... meron ka pang 56, ano? May seconds. Okay na ba? Okay na, Bro Cyrus? Okay na. O, sige, sagutin mo na. Okay, po. Okay na po. Sige, ito lang tanong mo na, bro. Huwag ko muna ipandari. Nawala uli. Stop the clock muna. Ulit po muna ng tanong, bro, para masagot ko pa bago ito yung oras. Ang tanong natin muna, kanina... Ang tanong. Yes, thank you. Ang tanong natin kanina, doon ba sa mga... Hudyo sa katutubo na member ng Judaism Christian, requirements pa rin ba sa kanila yun pong pagtutuli, no, para maligtas? Yan po yung tanong natin.
hindi ko po na itanong na po yung pagtutuli para sila ay maligtas, na po hindi ko po na itanong sa mga Hudyo po na yun. Pero sa amin po, hindi po kami nire-required para tuliin. Pero tuli po kami. Sige po, okay, so... meron na lang tayong 5 seconds, 4, 2, 1, 0. Thank you, Mr. Oh, sige, at dyan nagtatapos ang ating cross-examination para sa ating affirmative. Siguro, bago tayo dumako doon sa presentation ng ating negative, ay babatiin ko muna yung nandyan sa room, ay nandyan sa comment. Kasi gusto nila magpabati. Si JS, yan. JS ng Iglesia ni Cristo. Si Bro Noel Perfecto ng CFD o ng Catholic. At siyempre babatiin ko ulit si JC and JC Indak. Okay. Siya ang maraming comment. Siyempre si Bro Ernie. Babatiin din natin si Bro Ernie, si Bro JC, ang ating timer. At siyempre ang ating dalawang magigiting na debatista. Sige po, at dumako na tayo sa rebuttal stand ng negative side, si Bro Fernando ng SDA. Okay na po ba, Bro Fernando? Yes sir, ready na po. Sige po, umpisahan nyo na po. Okay, so salamat sa ating affirmative sa kanya pong pangalawang presentation. So noong unang kong presentation at pakikinig sa kanya, sabi ko tuloy yata wala akong masyadong magiging objection. Pero habang nagpapaliwanag ang ating kaibigan, nakikita ko na dumadami yung mga mali na mga pagpapahayag. Okay, so una itong sinabi ko na daw, o sinabi ko rin ho na yung church ay sekta. Kanina ko pa ho ito sinasabi na ang church ay hindi po sekta. Para huwag po kayong malito, yung itinayo ng ating Panginoon na Christian faith, no? Hindi po yan sekta na nahula doon sa propesya ng Isaiah 11:1. Sapagkat ang Isaiah 11:1 ay tumutukoy po lamang sa isang tao na lilitaw bilang isang hari, siya'y tulad ng supling mula sa isang tuod. Kaya wala akong problema doon sa Netzer. No, totoo ang ibig sabihin nun, tumutukoy yun sa ating Panginoon Jesucristo. Pero yan, hindi yan tumutukoy na doon sa itatayong iglesia ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi po. Ang pinagtutukuyan lang po nito, ang propesya lamang nito, para lang sa ating Panginoon, hindi doon sa kanyang itatayong iglesia. Sana po yan ang maunawaan po natin, mga kapatid. Kaya nga, inuulit-ulit natin yung tanong po dito. Kaya lang, hanggang doon lang po ang abot ng kaisipan ng affirmative at iginagalang naman natin yun. Pero maliwanag mga kapatid, hindi ito tumutukoy sa church na itinayo ng ating pong Panginoon Jesucristo, kundi para lamang ito sa ating Panginoon Jesucristo per se. Yan. Then, isa pa, tandaan po natin, na yung Christian na faith, hindi po yan sekta, katulad ng aking sinabi. Medyo naguguluhan lang yung ang iba. Ganito po yan. Sa loob ng Christian Church, marami po tinatawag silang mga sekta. Ano-ano po yung mga sekta? Andyan po ang Roman Catholic Church, andyan ang Baptist, andyan ang iba pang grupo o iba't ibang grupo ng born again. Andyan din ang Jehovah Witness. Yan po yung mga sekta na sinasabi nila nasa loob ng Christian denomination.
Yan. O ng Christian na faith. Ano po? Kaya dito medyo weak ang argument ng affirmative. Kaya makita natin na hindi talaga niya naitatayo ng sapat o ng matibay yung kanya pong gustong patunayan na ang Judaism ang siyang true church. Ano po? Yan. Then, doon sa Galacia, 1:13, no? Tinignan ko po yung ating, meron tayong dictionary, yung Grego-Pilipino, at yung kaya, yung lexicon, no? Na nakita natin yung anastropy, no? Tama naman yung sinabi niya na tumutukoy yun sa way of life, ano po, doon sa pang-araw-araw nilang buhay o pananampalataya, ano po, sa kilos, sa asal. Pero kapag nagpunin nyo sa leksikon, mga kapatid, kung saan mas malalim ang pagkakapaliwanag, ano ho, yung pong way of life na yon, naka-insert po doon yung pananampalataya o yung mga practices bilang isang Judaismo. Kaya tinatanong po natin, kasi sa Judaism, ang salvation, sila po ay salvation by works, no? Kaya matatamo nila yung kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pero pagdating po sa panahong Kristiyano, bago ka maging Kristiyano, hindi mo kinakailangan paghirapan para ikaw matanggap mo yung assurance of salvation. Hindi ganoon. Kundi makikita natin sa Epeso, Kapitulo 2, talatang 8, na yung biyaya, hindi natin makakamit sa pamamagitan ng works, kundi ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. No? Ito yung ibig sabihin sa Christian faith, magkaiba ang sistema ng kanilang paniniwala. Sa Judaism, salvation by works. No? Sa Christian faith, salvation by grace through faith. Ayan. Oh, ngayon, nasaan na ngayon yung pagsunod sa kautusan? Ibababa lamang ninyo sa talatang 10. Tayo ginawa ng Diyos para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, tayo ay iniligtas ng Diyos, tayo binigyan ng assurance of salvation para sa mabubuting gawa. Ayan. No? Na kapag itong mabubuting gawa na ito, hindi natin tinubayaan natin. Ano? Dito na ito napasok yung pagpapabaya na yung assurance ng salvation na ating tinanggap pwedeng maalis sa atin. Ano? Yan yung turo sa Christian faith. O, kaya magkaiba talaga eh. Kaya iniwan ni Pablo yung practice na yun, yung way of life na may kinalaman sa pagsunod sa kanilang mga doctrines. Iniwan ni Pablo yun, mga kapatid. No? Ngayon, isa pa. Sa Judaism, mahalaga sa kanila yung pagtutuli. Requirements ito sa kaligtasan. Pero sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi na ito kailangan sa kaligtasan. Ano? O. Pero hindi natin sinasabi na hindi mahalaga pagtutuli. Mahalaga yan sa kung ang pag-uusap ay tungkol sa kalinisan. Pero kung pagdating sa salvation, hindi po siya mahalaga. Ano ho? Ganito sabi ni Apostol Pablo. Ito yung mahalaga. Roma 2:28-29. Sapagkat ang isang tao, hindi Hudyo, sa labas lamang. Ngayon ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman. Kundi ang isang tao, Hudyo sa kalooban, at ang pagtutuli, yaong sa puso. Oh. Kaya pag binabahan natin sa 3:1, ano nga ang kalamangan ng Hudyo? O ano ang pakikinabang? Sa pagtutuli. Wala, kasi hindi na yun ang requirements sa salvation. Kaya sabi pa dito sa Galacia 5:6, sapagkat kay Kristo, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kung ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. O, sa 15, sapagkat ang pagtutuli walang anumang, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. Alam, eh magkaiba talaga yung teaching eh. Sa church at yung Judaism, magkaibang magkaiba. Iniwan ni Pablo yun. Kaya pinapangaral ni Pablo, hindi na mahalaga yan. No? Pag ang pag-uusapan ay salvation. Yan, yan yung mga iniwanan ni Pablo eh.
yung Judaism na ganyan po ang paniniwala. Ano? Kaya magkaiba, talaga magkaiba. Ngayon doon sa ano, binibigyan ng punto kasi wala akong nabasa na word for word na umalis si Pablo. Eh totoo yun, wala akong nabasa. At ako isang tapat na nagsasabing ganyan. Pero nang ibinalik natin sa kanya, meron ba namang word for word din ang nababasa na si Pablo ay hindi umalis? Ano sagot niya? Wala. Wala din. Kaya yung tanong niya sa akin, useless yun. Hindi yan pamuntos. No? Oh? Hindi ito makakapagtayo ng pundasyon. Kaya nagibaho ang itinayo ng ating pong afirmatibo. Then sa flow of arguments na binabanggit ng ating pong kaibigan, nakita ko na ang kanyang i-deliver yung Christian. Kaya lang, yung system ng Christian, pinapasunod niya sa sistema ng Judaism. No? Which is hindi ganito ang turo ng Biblia. Ano? Yan, hindi ganito ang sinasabi ng Biblia. Na yung Christian ang siyang susunod sa patakaran o mga aral ng Judaism. Hindi po. Wala kang mababasa sa Biblia na Kristiyano naging Judaismo. Wala. Oh? Kung merong Kristiyano na naging Judaism, ano ho? Yun, pwedeng mangyari yun. Na yung kanyang pananampalatayang Kristiyan, pag pumasok sa panibagong pananampalataya doon sa Judaism, mababago po yun. Ano? Yan ang ibig sabihin. Pero sa Biblia, Hudyong naging Kristiyano. Iniwan nila, ibig sabihin, yung luma nilang patakaran at niyakap yung pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya dapat, ano, yung Judaism, nang sila'y naging Kristiyano, susunod sila sa pamantayan ng tunay na Kristiyano o susunod sila sa mga aralin, ano, ng Christian faith. Ano po? Yan. So, kaya dito makikita natin, no, na medyo napakahina, no, napaka-weak ng argumento ng afirmatibo at hindi niya na itayo ng mabuti. No? At ngayon ay gibang-giba na yung kanya pong presentation, gibang-giba na yung kanyang itinayo. Ano ho? Ayan. No? Ngayon, pag tinanong daw siya ano relihiyon niya, ang babanggitin niya, no? Relihiyon Judaism. Ano po? Pag ako tinanong, wala daw ako masasabing relihiyon. Kanina ko pa ho sinasagot. Yung relihiyon, yun ang itinuturo sa loob ng church. Ano ba yung ituturo na yun na relihiyon sa loob ng church? Balikan nga ho natin mga kapatid. Santiago 1:27. Tignan nga natin. Ito po ang ituturo sa loob ng church. Ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos ay at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian. Ano yung ibig sabihin po niyan? Charity? Ano pa? At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ano yung ibig sabihin niyan? Pagpapakabanal o holiness. Saan po itinuturo yan? Sa loob ng iglesia na kung saan si Apostol Pablo na dating Judaism ay naging Kristiyano. Yan po yan. Kaya kahit anong pilit sa atin, ano ho, ang sasagot natin lagi, yung tunay na reliyon, yan ay itinuturo sa iglesia itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Ngayon, saan daw anya natin mababasa? Yung pag-uugpong. No, sintido ko man, mga kapatid, kahit wala tayong mabasa, pag sinabing pag-uugpong, may kinalaman yan sa mayroong nahiwalay na relasyon. Alin ang nahiwalay na relasyon? Ang Diyos at sa tao. No? Dahil sa kasalanan. 59:2 ng Isaiah. No? Pero dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, muli tayong naibalik sa nawalang relasyon natin na yun sa Diyos. Kaya nga mayroong termino sa ating ginagamit, ano ho, doon sa 26:20 ng mga gawa, na magbalik loob. Ayun, yung pagbabalik loob na yun mga kapatid, yun po ang kumakahulugan sa terminong religare, muling, pagpapanumbalik, muling pag-uumpong, muling pakiki,
tawag dyan, pakikidugtong. Ano ho? Yan po yan, mga kapatid. Kaya, ang pag-aaral ng Biblia, hindi lamang yan umahanggan sa word for word, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat tinitignan din natin yung katotohanan na itinuturo ng mga diwa nito. Ano ho? Yan. At hindi laging nakasandal tayo sa word for word kasi mamamali tayo niyan pagka ganyan. Ano ho? Yan. Well, tungkol sa Ten Commandments, then Sabbath, dietary law, parang nangyayari, ito yung naging haligi ng sandigan para sabihin, okay, tayo na ang Christian denomination. Ang Christian na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sumusunod pa rin doon sa Judaism nyo. Mali ho, mga kapatid. No, mali. No? Sapagkat ito pong dietary law, wala pa ang Judaism, batas na ito ng Biblia. Ibig lamang sabihin, sumunod lamang din dito ang Judaism. Yan ang pundasyon ng lumang tipan na sinunod lamang din ng pananampalatayang Kristiyano sapagkat ito'y mahalaga sa ating kalusugan. Ano ho? Kaya wala itong kinalaman doon sa itinatayo na Judaism ang nagpasimuno nito. Even the Ten Commandments, mga kapatid, yung pangingili ng Sabat, hindi yan nagsimula sa Judaism. Sa panahon pa lang ng paglalang, wala pa ang mga Hudyo. Naririyan na ang Sabat. Na nanglilikha ng Diyos ang Sabat magkatapos ng gawin ang tao. Ang sabi niya doon sa Marcos 2:27, ginawa yung Sabat para sa tao. So meaning, hindi ito ginawa no, kasi may Judaism. No? Mali ho kanyang flow of argument dito. Kaya wala hong natira sa kanyang mga haliging itinayo. Lahat po ay bagsak. Ay na, lahat ay naigupo. Tayo na. Okay, salamat po. Opo, time na po. Sige po, at dyan nagtatapos ang rebuttal stand ni kapatid na Fernando ng SDA. Dadako naman po tayo sa cross-examination para sa huling cross-examination naman po sa afirmatibo na si kapatid na Cyrus. Kapatid na Cyrus, 10 minuto para sa'yo. Start now. Sabi mo kanina bro, Fernando, yung church ka mo, nahati yun. No? At sinabi mo rin, nandun yung church, nandun yung RCC, SDA, at kung ano pang religion, no? Ngayon, ayon sa 1 Corinthians 1.12, no? Ayon sa 1 Corinthians 1.12, ano po? Ano ba sinasabi ng talata? 1.10, 1 Corinthians 1.10. I urge you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree in what you say, that there be no division, no? Among you, but you have united in the same mind and in the same purpose, no? Ang sabi ng talata rito, wala daw division, no? Sabi niya, I urge you, brothers, no? Ang tanong po dito, no? Ano yung tama dito? Yung sinabi mo na yung church ay divided, no? O yung sinasabi rito ng talata dapat na ang church daw ay hindi divided? Bro. Question. Ang tanong dito, ano yung tama? Dito yung talata, mga divided, o yung sinabi mo na ang church ay divided? Ang tama po dyan yung sinabi ko at saka yung nasa Biblia, no? Wala po akong sinabi na ang church ay nahahati-hati. Wala akong ganon. Ipinaliwanag ko lamang po, kapatid, na yung Christian denomination, ano, para lamang maunawaan yung salitang sekta, ano, ay merong Roman Catholic Church, may Baptist Kako, merong Kakong born again, ano, at etc. Pero wala akong sinabi na hati-hati o nahahati ang church. Ano ho? Next question. Naisulat ko kasi bro Fernando, kaya ipagpaumanin mo, sinabi mo talaga. No, kahit i-review natin yan, sinabi mo talaga na yung church ay nahahati o may bahagi. No? Kaya ako yan itinanong sa iyo. Objection. Kaya sulat ako sa pagtutuloy. Mr. Moderator. Sinabi ko ba? Objection, Mr. Moderator. Sige po, objection. Oo. Pinakinggan ko po yun sa kanya, komento na po yun, side tracking or side comment, hindi na bahagi ng pagtatanong.
At wala akong sinabing ganun. Yung kanyang ini-insert kahit isinulat niya. Mali pagkakasulat. Sige po, may objection din po ba kayo, kapatid na Cyrus? Wala po, tama po yun. Sige po, kung next question po kayo kasi, next question na lang po kayo. May mga nanonood na... Apo, apo. Magkayo ay pumupunto sa pagtutuli. Sinabi ko ba na may kaligtasan? May sinabi ba ako tungkol sa pagtutuli? Hindi ko sinabi po ninyo. Kaya ko binanggit yung pagtutuli, ang sabi ko kasi, sa Judaism, requirement sa kanila ang pagtutuli. Pagdating sa kaligtasan. Sa Christian faith naman, hindi na mahalaga ang pagtutuli. Hindi po kayo ang pinupunteriya ko, kundi yung pananampalataya ng Judaism kumpara sa Christian faith na itinayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yun po yung aking deliberation. Stop the clock muna. Stop the clock. Ay, naka-stop talaga yung clock. Pandar pala nung clock. Sige po, question. Na po. Sinagot ko na po ba yung tungkol sa pagtutuli? Tama, hindi? Yes po, sinagot ninyo. Kaya nga yung aking deliberation, hindi doon sa inyong sagot. Kundi comparative study between the Judaism principles sa kaligtasan sa pagtutuli at dito naman sa Christian faith na itinayo ng ating Panginoon doon sa Matthew 16:18. Na pinakita ko, malaki ang pagkakaiba ng teaching sa Judaism. Ngayon ang inalisan ni Pablo. Kaya siya lumipat dito sa Christian faith. Kaya ang turo niya sa Christian faith ay hindi na mahalaga ang pagtutuli pagdating sa kaligtasan. Kaya mali at hindi nakatayo yung Judaism ang tunay na relihiyon. No? Next question. Sino ba na ang kami ay Christian, hindi sa aming requirement na magpatuli? Sinagot ko na po ba? Katulad po ng aking sagot, hindi po ako, hindi nyo sinagot at hindi yun ang aking pinupuntahan kasi hindi klaro yung inyong sagot. Kaya ang pinuntahan ko, yung mismong principles ng teaching ng mga Judaism mismo. Na sila require sa kaligtasan, na yun ay iniwan ni Apostol Pablo. Pagdating kasi dito sa Christian faith, hindi na mahalaga yung pagtutuli pagdating sa kaligtasan, kundi yung pagtutuli na sa puso. Kaya ang tunay na reliyon ay itinuturo ng tunay na iglesia ng itinayo ni Kristo at hindi doon sa Judaism. Kaya mali na sabihin natin ang Judaismo ang siyang tunay na reliyon. Next question. Na po. Ayon sa Acts 26 verse 5, no? Sinabi diyan, anong pagkakaunawa mo sa talata o sa sinabi sa talata na our religion na sinabi ni Pablo? Anong pagkaunawa mo? Our religion, ating religion, or aming religion, or ating religion, our. Di po ba? Na sabi niya rito, objection, Mr. Moderator. Tila yata nagmamadali ang ating... Sige po. Kaano? Sige po. Ganito, kapatid na Cyrus. Kanina po, nagpaalala po ako na kapag sumasagot pa po ang ating kausap na si kapatid na Fernando, wag na muna po tayong magtatanong kung hindi nyo pa po naririnig yung next question. Ngayon o, dahil dyan ay bibigyan siguro kita ng isang warning. Para ho, okay po, next question po. Next question po, no? Next question. Opo. Next question po, no? So, ano po yung tinutukoy na religion dyan na sinabi ni Pablo na our religion? Yes, ang religion na tinutukoy po dyan ay yung religion Judaism nga. Kasi doon siya member eh. Kaya nga, ang sabi nga rito, kapatid, sila ay namuhay. Kaya namuhay sila sa Judaism na relihiyon.
Ang sinabi ko na namuhay, pass. Hindi siya, hindi sinabing namumuhay. No, kasi sinabi niya ito, nasa Christian faith na siya. Tapo, so inaamin niyo ang kanyang religion ay Judaism? Yes, before na siya po ay maging Christian. Na siya po ay talagang nasa Judaism, na nasa sekta ng Pareseo. No? Kaya nga nang nagtayo ng ating Panginoon ng iglesia at siya ay tinawag doon sa Damascus. No? Siya po ay isa doon sa mga Judaism na naging Kristiyano. Nagsinusunod na ngayon pamantayan yung Christian faith. Next question. Naniniwala na po ba kayo na walang talata na may reliyong Kristiyano? Yes, kapatid. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, yung Christian kasi hindi reliyon. Ano, yan po ay panawag doon sa mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, doon sa iglesia. Panawag lamang po yan sa iglesia. Na kung saan ang tunay na relihiyon ay itinuturo sa loob ng pananampalatayang ito. So masama katawid, no? Anong religion sa Biblia meron? Santiago 1:27 na siyang itinuturo ng tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon na binili niya ng kanyang mahalagang dugo. Tandaan po natin, ang binili ng kanyang mahalagang dugo, yung iglesia, hindi po ang Judaism. Kaya nga yung Judaism, lumipat sa Christian. Kaya ang tawag po sa kanila, Hudyong nangaging Kristiyano. Mr. Moderator, di po nasagot yung tanong. Sige po, ano po nung... Ang tanong po ay religion. Ano po ang religion sa Biblia? Ano po? Ayun po, ako, hindi ko po, hindi po kasi tinatanong sa... regarding Christianity. Ang tinatanong ko po, religion sa Biblia. Sige po, Mr. Ano, Fernando, may counter-objection ba kayo? Yes, sir. Sinabit ko po, Santiago 1:26, yung po yung tunay na reliyon. Kanina po, tinanong ko po kayo. Sige po. Sige po, ituloy niyo po yung sayo. Papa. Ituloy niyo po yung sayo, kapatid na sayo. Walang reliyong Kristyanismo. Ano po? Walang reliyong Kristyanismo sa Biblia. Sumagot po kayo. Sabi niyo, wala. Ano po? Ano po yung tinutukoy na reliyo sa Biblia? Kung walang Kristyanismo, okay reliyong. Okay po. Moderator's decision. Batay po sa aking pakikinig ay sinagot po ni kapatid na Fernando ng Santiago 1:27. Kaya ang hatol ko po ay next question. Final decision. No? Sige po. No? Sa ayon po sa inyong sinabi kanina, yung church ay sekta. Tama po ba? Tinatawag po nila itong sekta kasi mayroong mga ano rito, iba-iba. Pero sa amin pong pananampalataya, bagamat tinatawag nila itong sekta, naniniwala kami na isa lang ang tunay na iglesia. At ito po yung aking kinalalagyan ngayon. Hindi po ang Judaism. Hindi ang nagtuturo ng tunay na reliyon. Ang nagtuturo ng tunay na reliyon ang Christian faith. Ito po. Sinabi niyo po ang church ay sekta, no po, sabi meron kamo mga iba-iba kamo. So ibig sabihin nababahagi po ang church. Hindi ko po sinabing ang church ang sekta, kapatid. Ano? Sabi ko, yung Christian denomination, meron silang tinatawag na mga sekta. Ito yung Iglesia ni Cristo, Baptist, Born Again. Pero sa panig po namin, kami naniniwala na isa lamang ang tunay na iglesia. Ito po yung aking kinalalagyan na binili ni Kristo ng kanyang mahalagang dugo. Hindi ang Judaism. Kaya... Ano po? So, ibig sabihin pala, sinasabi ninyo na kayo itong church na ito. Tama ba? Yes, kapatid, kami nga yan. Kaya kami ang nagtuturo ng tunay na reliyon. Oh, hindi po ang tunay na reliyon ay ang Judaism. Kaya lahat po ng inyong binalangkas, wasak po lahat, natibag po lahat. Kasi hindi kayo ang nagtuturo ng tunay na reliyon, kundi ang Seventh-day Adventist. Yan ang tunay na nagtuturo.
Sabi niya po nagtuturo ng relihiyon, no? Ano po ba yung relihiyon na yun? Okay, ang relihiyon na yun ay nababasa natin doon sa Santiago 1:27 na may pagpapahalaga sa kabanalan at sa pagkakawang gawa. Kaya dito sa amin, meron kami tinatawag ditong ADRA, programa para sa pagkakawang gawa. At dito rin itinuturo yung relihiyo, yung religare. Ay, tapos na. So, ngayon, sinasabi niya po na sa inyong hindi ko malaman kung religion kayo o ano, na, sa inyong church, kasi hindi ko alam kung church ba kayo, sekta ba talaga, na pagpabalit po na, sa inyong paniniwala po, nang inaaral po ay religion, no? Pero ayon po sa inyong binasa, ito po ba ay religion o doktrina? Binasa, yung po Santiago 1:27, yan po ang, yan, 7:27, yan po yung, sabi na natin, bahagi ng doktrina, kasi nga, yung tunay na reliyon, itinuturo sa tunay na iglesia, dito sa Seventh-day Adventist. Ayun, sige. Okay, medyo gumanda-ganda yung ano, yung tanungan sa mga huling araw na ito. Ngayon ay natapos na tayo sa rebuttal stand pareho at magkakaroon tayo ng konklusyon. Pero bago tayo magkonklusyon ay may mga nagpapabati kasi. Sabi nung iba ay ano, si Avenida JS. Papabati siya at sabi niya ay bro, parang robotic yung ano, yung nagsasalita pero okay naman na daw. Si Joey din, sabi ni Joey, sabi ni Joey Bares, good eve po sa lahat. Yan po, magandang gabi sa iyo kapatid na Joey. Si Ernie naman, binabati natin, laban lang. Tagilid si Bro Fernando dito, sabi ni Bro Ernie. Sabi naman ni Bro Noel, congrats. Siguro ay... meron pa pala si Bro Jomer Torres. Ang pagsunod po sa utos ay bunga po ng salvation. Shoutout sa iyo, kapatid na Jomer. JC Indac Cantomayor. Yan. Si Pablo Deso Acedo Jr. Yan, binabati namin kayo. Sabi ni Pablo, ito ba ang Judaism na hindi naniniwala sa Kristo na Diyos? Si Lance, binabati natin si Lance. At syempre, binabati ko din si Renato. Yan, si kapatid na Renato ng Iglesia ni Kristo. Sige po, dyan muna po tayo magtatapos sa ating pag-shoutout at dumako na po tayo sa conclusion. Ang mauuna po ay ang negative. Kapatid na Fernando, 5 minuto ho ang conclusion po natin. Start now. Okay, so thank you nang marami. At nakita natin mga kapatid, no, na maging sa question and answer, ano, litong-lito ang ating pong affirmative, ano, sa kanya po ipinaglalaban, ano. At marami siyang bagay na hindi maintindihan pagdating sa Christian faith. No? Kaya nga, habang nagtatanong siya at hindi na niya maintindihan, lalo kong nakikita na hindi talaga Judaism ang tunay na reliyon. Ano ho? Kasi nga, yung reliyon, yun ang ituturo ng Christian faith. Ano po? Yung Santiago 1:27 at itinuturo din, no? Yung po nga isa pang kahulugan ng reliyon, yung religare, kung papaano ang tao ay muling maiuugpong sa Diyos. Yan. Ito yung bagay na hindi itinuturo, ano, o hindi sakop ng Judaismo. Ayan. Kasi sa pagbabalik loob sa Diyos, sa religare, hindi nakasalalay dito ang salvation by works, no? Kundi sa church ay salvation by grace through faith. Yo, yan po yan. Oh, yan po ang magkasama dyan mga kapatid. Na yung pagsunod, hindi mawawala yun. Kasi nga, tayo ay ginawa ng ating Panginoon. Oh, tayo ay binigyan ng assurance of salvation. Dos Gs ng Efeso para sa mabubuting
gawa. Kaya yung mga kay Kristo, hindi na magiging malabagin sa kautusan. No, dito na natutupad yung, if you love me, keep my commandments. No, yun na yung ginagamit ng mga talata kanina. Na siya yung pinapractice ng Seventh-day Adventist. Pinapractice ito, hindi dahil turo ito ng Judaismo, kundi turo ito ng ating Panginoong Jesucristo mismo na nagtayo ng kanyang iglesia. Kanino niya itinuturo? Sa loob ng kanyang iglesia. Yan, hindi, oh, hindi, hindi yung Judaismo ang siyang relihiyon na binili niya ng kanyang dugo, kundi yung kanyang iglesia, no? Itong Seventh-day Adventist. Ano po? Yan po yan, mga kapatid. Kaya, dito, sa halip na siya ang nagtatayo, ako na tuloy ang nagtatayo na dapat ang trabaho ko ay gibain. Eh, sa pagkakataon to, wala na akong gigibain dahil gibang-giba na ako eh. Wala na akong matitibag sa kanya eh. Kaya, patuloy po na nakahiga yung kanyang katwiran na ang tunay na iglesia, tunay na iglesia, na ang tunay na reliyon ay ang Judaismo. No? At isa pong point, mga kapatid, kung ang tunay na reliyon ay Judaismo, bakit ang ating pong afirmatibo ay nasa Christian Judaism? Napansin niyo ho ba? O, diba? Kung ang tunay na reliyon ay Judaismo, bakit nasa Christian Judaism siya? Dapat hindi siya umalis sa Judaism. Kasi kapag ka nag-Christian Judaism ka na, hindi mo na naitayo yung paksa na iyong ipinaglalaban. O, ano ba yung paksa? Babasahin ko. Patutunayan ko na ang tunay na relihiyon sa panahong ito ay Judaism. Ayon sa Biblia at referensya. Hindi nakatala dito na kanyang patutunayang relihiyon sa panahong ito ay ang Christian Judaism. Nakita po ninyo, medyo talagang hinulog ko ito. Dito ko talaga ilalagay ito sa last conclusion ko. Para lalo nating makita na walang ipinaglalaban o mali ang ipinaglalaban ng ating pong afirmatibo. Kaya sa umpisa pa lang, wala na siyang naitayo. Kasi dapat ang itatayo, ang itinatayo niya, Christian Judaism. Eh dapat pala, pinalitan yung paksa. Ayun. Kaya kumbaga sa paggawa ng thesis, mga kapatid, mahalaga ang paksa o ang titulo. Ayan. Oh, hindi niya pinatutunayan, mga kapatid, ulitin ko, hindi niya pinatutunayan na ang reliyon sa panahon ito ay ang Christian Judaism. Ang kanyang patutunayan na reliyon sa panahon ito ay Judaism. Ayan. Eh lumabas na siya sa Judaism. Oh. Oh, eh nag-iba na siya, Christian na Judaism na siya. Oh, so, kasama ko yun siya na nagtibag sa kanya itong itinayo. Oh, so, dito mga kapatid, maliwanag yan mga kaibigan, mga kapatid. Ano? Kaya, sa pagkakataon ito, ay nakita natin na very weak. Ano ko? Maaaring hilutin niya sa kanyang last 5 minutes. Pero, wala na siyang naman itatayo. Ay, thank you. Tayo na po, tayo na. Sige, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Si kapatid na Cyrus naman. Kapatid na Cyrus, conclusion para sa'yo. 5 minutes. Apo, salamat po muli sa ating oras. No po. Kaya ko po naitanong kay Brother Fernando regarding church. No, ang church pala sa kanya ay sekta. Nagwan daw yung iba't ibang mga ano. So, nangyari pala, yung church pala ay divided. No? Divided yung church para sa kanya pagka ganyan ang kanyang tayo. Ito po ang aking tinatayo. Ang tunay na religion ng Judaism na po. Under po ang sekta ng Judaism ng Christianity. Na po. Okay po. Kayo na tinatalakay ni Bro Fernando tungkol sa pagtutuli. Tinitira niyo yung Judaism. Hindi ko na ba tinatindig na yung pagtutuli at kailangan pa sa medical salvation ng mga Kristiyano. Na po. Dahil ngayon ay kanya na paghandaan. No, yung Judaism na aking nga titinig, sabi niya, yun kasi yung kanyang napaghandaan. Siyempre, wala naman siya may titindig kung aking nga tinindig na Kristiyano na naniniwala sa Messiah. Ang religion ko po kasi ay Judaism na po. Kami po Judaism na naniniwala sa Kristiyano. No? At kami naniniwala, itong Judaism na ito, kung nanatatuloy po ito, may sekta nga lang na po. Kanina, sinabi rin na po Fernando na ay baliktad. No, sabi niya, yung church daw, ang pinapangalan daw ay religion. No? Papasinin mo, yung church ay mga tao ito. No?
siya yung mag-aaral ng religion. Mali. No? Kung ikaw ang religion, kung may religion, may mga tao sa religion. Yun yung church. Hindi yung church yung mga aral na religion. Baliktad. No? Pagka kumbaga ganito yan, eh, no? Ang religion niya, halimbawa, is SDA. No? Ang may mga iglesia nakapaloob doon sa mga ilalim ng SDA na yon, may mga iglesia na pinatawag. No? Parang yung iglesia pa rin nagtuturo ng relihiyon niya. Ganun ang nangyayari. Baliktad po. No? Ang religion po, meron sila, ito yung pinakapuno. No? Kaya nga nagkaroon ng sekta eh. No? Mali po unawa, yung kung ang culture mauuna, tapos ang religion na ituturo, baliktad na po yun. Kaya nga po pinapatunayan nga po natin, may religion, may sekta, may church. Nakukuha po niya yung punto? Sa kanya hindi. May church, may religion, may sekta. Parang ganun na lumalabas. Tama? Kasi nauna yung church sa kanya eh. Tignan yung church. No? So yun po yung nakikita natin dyan ng ano, na mali. Na po. Kung ang church po yung mahati, divided na po yun. Sekta na daw. May sekta na yung church pag sa paniniwala ng iba. Hindi niya maamis sa sarili niya. No? So ang pinatunayan din natin dito kanina, na po, nakikibaisin po ang tanging religion na sa Biblia. Nailatag po natin yan. Na po, at si Pablo, inamin din niya ang religion Judaism. Hindi niya naman mapapatunayan na umalis siya ng religion. Pero sinabi ni Pablo, our religion. No? At ang sekta niya ay sect of Nazarene. No? Lahat ng apostles po, lahat sila ay Jew, at ang religion ng mga Hudyo ay Judaism. No? Sa mababasa po yan, sa lahat po ng referensya, ang religion ng mga Hudyo ay Judaism. No? Magbasa ka ng religion ng mga Jews, Judaism po yan. Kung sila ay Hudyo, ang religion po nila Judaism, hindi Christianity. No? Ang Christianity po ay sekta lamang. Kaya nga nasabi ko, sect of Nazarene. Huwag niyo pong baliktarin po yung ating paniniwala. Kung ang nangyari po ay church na yung naging head no, ng religion, mali na po yun. No, kumbaga, may templo, ang sinagog, sa loob na sinagog, may hierarchy eh. No? Ang hierarchy po ay importante. Kung nandiyan ang ama, nandiyan yung anak, nandiyan yung body, no? Nandiyan yung iglesia, not localized pa po yun. Ganun po yun. No? Yung system of belief, ang misaya sumusunod na lang sa system of belief ng religion. Kaya nga, misaya, nag-observe na lang ng Passover kasi nga nasa sistema na lang religion. Yung mga magulang niya sumusunod sa religion. No? Hindi sila nagtayo ng religion. Nakuha po na yung puntos. No? Yun yung pinasinasabi po natin na ang religion po ay yung pinakapuno po yan. Kaya nga po nagsanga-sanga yan eh. Napakapapasinan po, Judaism po ang unang monotheistic na religion. Sumanga po ang Christianity. Sumanga ang Islam. Sa Christianity, nagsanga-sanga pa na kung ano-ano pang sanga. No, ang Islam nagsanga-sanga din, pero pinanggalingan po is Judaism. No? Kaya nga yan oldest monotheistic religion. Kasi sinasabi na giba ng ating kapatid, no, hindi baliktad po 'yun, no? Giba po yung church yung nasa ilalim ng religion, no? Yun po magigiba. Baliktad po yung paniniwala ng ating kapatid. So pinatunayan po natin sa lahat ng talata na Judaism ay nag-exist at yung naniniwala sa Messiah, 'yun ang totoong Judaism. No? Yung Judaism na naniniwala sa Messiah. Salamat po sa lahat. Magandang gabi po. And so dyan na po nagtatapos ang debating ating isinagawa sa pagitan po ng Judaism mula kay Cyrus Cahayon at sa panig naman po ng Seventh-day Adventist si Mr. Fernando Camacho. At bilang pagpapasalamat po, bibigyan pa po natin ng oras ang mga debatista natin, no? Para magpasalamat sa bawat isa at maging sa mga nanonood sa kanila sa live. Unahin po natin ang affirmative. 1 minute. Timer starts now. Commit pala ako. Magandang gabi po sa lahat. Sa kami po yung naniniwala na ito yung magandang usapan lamang. Sharing lamang po ito. At wala po kaming pagtatalo, no? Bagamat kailangan lang po talaga minsan na ipanindig namin o dahil sa kailangan may gibain at merong itindig ay nagkakaroon po ng mga ganong usapan. At salamat po sa ating mga tagapangasiwa ng grupo po na ito, Defenders of Faith, no? Kay Brother JC, kay Brother Raymar, tsaka po kay Brother Ernie. Salamat po din po sa ating kausap na si Bro Fernando, pastor po ng ating SDA, na hindi ko po alam po sekta o church,
Hindi po, muli po sa mga tagapakinig po natin, salamat po na marami. Kasi Papa. So, dada ko naman tayo para sa mga magsasalita. Isang minuto para sa Seventh-day Adventist. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. 1 minute. Timer starts now. Okay, salamat po ng maraming sa ating Panginoong Diyos, no? Purihin ang ating Panginoon sapagkat very intellectual ang naging pag-uusap ngayon at payapa, ano? At ating pinupuri siya sa kadakilaan niya, no? Ang manunod na po ang siyang magpasya, ano? Then syempre, pinasasalamatan din natin ang debaters kan Ben Adam. Sorry. Ang Philippine Defenders of Faith. Ulitin ko po mga kapatid, salamat sa Philippine Defenders of Faith. Sorry. Defenders of Faith. Ayun, Defenders of Faith Official. So, tangkilikin natin ito at magkaroon pa tayo rito ng maraming pag-uusap. So, bye-bye po. Ako ninyo, type ko naman po, Fernando B. Camacho Jr. sa YouTube channel at kayo po mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga nanonood. Sige po, at dyan nagtatapos ang debating ito. At may mga gusto pang magpabati dun sa comment section, si Limwer at Ami. Pabati po. God bless, Brad Fernando. At si kapatid na Ace Kinol. Ibyo, lagi kaming na-update. Siguro makinis ang face nito ni Ace Kinol. Ang ganda ng pangalan niya eh. Sabi ni JC Indak, sabi, John 4:22, nasa June nagsimula ang kaligtasan. Yan, okay po. At si Joel Rodrigo, siya po yung nagko-comment lang sa mga comment. Siguro, yung ating YouTube channel, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe. And pakiclick na rin o pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na inilalabas ng Defenders of Faith. At baka magkamali tayo ng pananalita. siguro, napakalimut ako sa dalawang debatista. May naghahanap kanina ng debate. May mga nagtatanong, nasaan na daw yung debate ng MCG at ng INC? Sabi ko, nandito sa YouTube. Inalis namin sa Facebook. Kasi ang gawain ng... Oo, sa YouTube kayo. Oo, ang gawain ng aming page ay... Ito nga, yan, nakikita niyo po sa screen ninyo. Yan po ay may 2,580 plus na followers o subscribers. So ito po ay ginagamit namin. I was found as a beggar, as an orphan with me.